expressed by the host and guests are solely the opinions and responsibility of the original source who expressed them. They do not necessarily represent the opinion or official stand of Divinward College of Calapan, Calapan Cable Center Incorporated, and its cable partners. Thank you.
ang bahagi naman po natin ng Kabataang Boses Kabataan, ang mga katanungan ay magmumula sa ang ikatlong bahagi ng ating tanungan ay ang tugon at solusyon na naglalayong matugunan ng ating mga kandidato kung paano mareresolba ang mga napapanahong issue na magmumula sa iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan. Sasagutin po ng ating mga panauhin ang kanilang mga katanungan sa loob ng 2 minuto lamang. Maaari po na kami pong mga host ay magbigay ng isang follow-up question na sasagutin naman po muli ng ating mga kandidato sa loob ng 1 minuto lamang. Para naman sa 4th na parte ngayong gabi na pinamagatang piksyonaryo. Mula sa mga larawang nakalahad, pipili ang ating mga kandidato ng 3 larawan. May 30 seconds lamang sila upang ilarawan ang sitwasyon na nakikita nila sa mga larawan. Ikalima at isa sa pinakamahalagang tanong ngayong gabi ay ang tinatawag natin the lowest score question. Ito ay magmumula mismo sa ating mga kandidato. Ang bawat kandidato ay magtatanong ng 1 tanong sa kanyang katunggali. Sasagutin naman ang lowest score question sa loob ng 3 minuto. At para naman sa pinakahuling parte ng ating tapatan na tinatawag nating dugtungan, magbibigay ang no holds barred ng pahayag na kailangang dugtungan at tapusin ng mga kandidato base sa kanilang karanasan, paniniwala at prinsipyo. Mayroon lamang silang 2 minuto upang tapusin ang kanilang mga pahayag. At sa aming pagbabalik ay sisimulan na natin ang inaabangan at mainit na BOTO Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred 2nd District Congressional Candidates Forum. Live mula sa DWCC Gymnasium, tutok lang po at magbabalik po kami. Stronger with citizens of all ages, backgrounds, sectors, and groups participate from registration to education and to vote, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Philippine citizens, it is crucial that we understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, on your right to suffrage, registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter. In the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country.
put you. Suffrage is your right obligation. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has a right to take part in a government that is rich. Your right to be a person. Everyone has a right to equal access to public service in this country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed by the body of election and elections. This shall be by the expression of the passing election. It shall be held by secret or by equivalent reading and procedures. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step in always collaborate our societies and communities to be part of the change we need to see in our country. Understanding our right to vote is the first requirement to becoming an effective, living electorate. At patuloy po kayong nanunood ng Noel's Bard Special Episode. Ito po ang BOTO MINDORO Tapatan 2022, the Noel's Bard 2nd District Congressional Candidates Forum. Bago po natin formal na simulan ang ating harapan, atin munang kilalanin ang ating mga kandidato bilang representative ng ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Una pong magpapakilala ay si Mr. Florent Condia. Sir? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mario San Juan Florent Condia. Bagamat po yung aking apelido ay medyo mahirap po bigkasin yung Florent Condia, pero ako po ay number one po sa balota. Yun lagi po ang inyong tatandaan. Mario San Juan Florent Condia, number one po sa balota, ang media po sa Kongreso ng 2nd District. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Ngayon naman po ay pakinggan naman po natin si Honorable Umali. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng manonood ng No Holds Barred na ginagawa ngayon dito. Ako po si Alfonso V. Umali Jr., ang kasalukuyang congressman ng segunda distrito. At tayo po ay naimbitahan ngayong araw para po maipaliwanag natin kung bakit tayo lahat ay nandito at tumatakbo. So mamaya po, magkakakilala ng lahat. Kami naman po rito, hindi nyo na itatanong. Puro magkakaibigan po kami, kaya wala akong problema. Yung mga worries nyo tungkol doon sa mga mga issues, huwag niyong intindihin yun. At kami ho nagkakaintindihan na. Maraming salamat po. At ang sunod po naman nating pakinggan ay si Miss Joanna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Joanna Valencia. I am the official candidate for Congress in the 2nd District of Oriental Mindoro under PDP Laban and Team GSM. Ako po ang anak ng dati po nating gobernador at kongresista na si Rodolfo G. Valencia or RGV at ni Mrs. Chally Valencia. Ako po ay nakapagtapos po sa Assumption College with a Bachelor of Science in Commerce, major in Management. Pagkatapos po, ako po ay nag-aral muli para maging interior designer, nakapag-aral po muli para maging licensed real estate professional, at nakapag-aral po muli para maging certified international property specialist. And currently, I am the president of the RGV Real Estate Center. Thank you. Thank you very much, ma'am. At ngayon po, huling magpapakilala ay si Mr. Yap. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa No Hold Bars. Ako po si Anthony Yap po, taga 2nd District ng Orojas Oriental Mindoro. At tayo po ay nagtapos ng elementary at high school. Hello. Muli, ako po si Anthony Yap, taga Rojas po, anak po ng dating ABC campaign at pamangkin po ng Major Jackson 5D
At nagtapos po tayo ng primary at secondary sa Hope Christian High School. Nagtapos po ng BS Commerce sa De La Salle University. At ako po ay dating director ng Ormeco. At ako po ay isang entrepreneur sa Rojas po. Tayo po ay meron tayong dalawang resort. Sa Gloria po, meron tayo isang resort po. At presidente po at CEO ng Innovative College of Science and Technology sa Bunga po. Salamat po. Yes, and sir, pasensya na po sa konting technical problem pagdating doon. Pero tuloy po tayo at live na live tayo ngayon. At ngayon po ay inaanihan po namin ang ating apat na kandidato na mag-fist bump sa halip na magkamay bilang pagtugon sa ating safety protocol senyales na ang forum na ito ay hindi personalan at nakatuon lamang sa kani-kanilang plataforma de gobyerno. Ayan. So kitang-kita naman natin. Ayan ang pag-fist bump ng ating mga kandidato. Sir Weng? Sa ating mga kandidato. So, ikita talaga natin na isa ay bukas para sa magandang programa na ito. Ngayon po ay simulan natin ang ating talakayan sa questions. Muli, mayroong isang minuto ang bawat kandidato para sagutin ang ating mga katanungan na kanilang mabubunot. Ang dami ng tanong na kanilang masasagot ay depende kung gaano nila kabilis masasagot ang bawat tanong. Kapag napakinggan ang buzzer, hahayaan ko po kayong tapusin na mabilis na paraan ang inyong argumento. Okay. So, kukuha po kayo ng numero kay KB, ang amin pong isa sa aming mga student correspondent ngayong gabi, upang malaman po ninyo kung ano ang inyong sasagutin mula sa mga katanungang inihanda ng aming team. At para po sa order ng ating pagsagot, sisimulan po natin ito kay Sir Flory Condia, sunod po ay si Honorable P.A. Umali, sunod po ay si Miss Joanna, at pagkatapos ay si Sir Yap. So ayan, at ngayon po ay atin ang simulan para sa ating live question para kay Sir Florencio Condia. Sir, pwede na po kayong pumili ng number. Number 12. Number 12 po. Number 12. Sir, ano po ang pipiliin yung sasakyan? Bisikleta, kotse, or tricycle? Alos lahat po yung tatlo na yun. Ginagamit ko na rin po. Pero mas prepared ko po kapag ako'y mag-exercise yung bisikleta po. Pero kung ako po ay magta-travel sa malayo, eh kotse po. Pero pag mamamalingki po tayo, pwede na po yung tricycle. Pero mas prepared ko po yung pong kotse. Salamat po. Okay sir, next number? Number 10 po. Number 10. Anong lugar ang nais mong marating nung bata ka pa? Nung bata po ko, pangarap ko, siyempre makarating po sa ibang lugar katulad po ng bansang Amerika po. Lahat po ata yun ay pangarap ng sino man, lalo na po doon sa kanilang tinatawag na Disneyland. Pero ito po nga lumaki na po tayo, hindi na po natin ito pangarap, kundi itong buong Pilipinas po ay malibot natin na siya po nating buong pangarap. Salamat po. Okay, sir. Number 6 po. Number 6, sir. Ano ang inyo pong mga bagay na nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa ngayon upang magtrabaho? Trabaho po sa Kongreso po, ganun. Ang nagbigay po sa akin ng inspirasyon bilang media po, yung nakita po natin yung marami nating kababayan na kapag humihingi po na tulong sa ating pong yung mga tulong katulad po ng OFW na hindi po makauwi, eh nagagawan po natin ang paraan, inspirasyon po natin yon para po sila ay matulungan. Ganon din po yung tinatawag po natin natatrap po doon sa Batangas Port na hindi makapasok. So yun po tayo, yun po ang ating inspirasyon na ang mga tao po na nangangailangan ng tulong ay nabibigyan po natin ng tulong. Okay, maraming salamat. Sir, maraming salamat. Yes, at sunod naman po nating tatanungin ay si Honorable Umali. Sir, please choose your number. 16. Naniniwala ka ba sa swerte, sir? Naniniwala po ba kayo sa swerte? Palagay ko ay oo.
dahil siguro ako na isa sa pinakaswerte rito sa mga politiko rito sa lalawigan natin. Bakit kanyo? Abay, magmula nung ako itumakbo hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy po ang panalo. So, yung swerte, palagay ko, meron talaga yon. Meron talaga yon. Next number, sir. 19. Ano ang itinuturing mong mahalagang bagay na naibigay mo sa iba? Ano ang ituturing mong mahalagang bagay na naibigay mo sa iba? Well, palagay ko sa haba ng serbisyo ko, ito ang pinakamalaking bagay na naibigay ko sa aking mga kababayan dito sa lalawigan. Dahil nag-umpisa ako ng provincial administrator kay Governor Valencia, tapos ako ay nag-siyam na taon, tapos siyam na taon akong congressman sa 2nd District, tapos siyam na taon akong gobernador, tapos ngayon ay on my second term as congressman uli. Palagay ko yung oras na ibigay ko sa ating mga mamamayan, yun ang pinaka-importanting bagay na naibigay ko dito sa ating lalawigan. And mukhang last number, sir. Eleven. Ano ang paborito mong sports? Nung araw, basketball. Kaya lang, alam mo, may edad na tayo, hindi na natin kaya yon. So, ang kaya na lang natin gawin ngayon. Okay, thank you very much, Honorable Umali. At simula pa lamang po yan ang ating light questions. Magbabalik po tayo pagkatapos ng commercial gap na ito para naman tanungin natin ang ating mga natitirang kandidato para sa congressman. So, magbabalik po kami. She's okay, and I'm alright. She's Hello. I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, sees my day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No. Nothing really matters. She feeds me, says she reads me right from home. All I need, I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. Okay, okay. Hello. I know what it feels like. I know what it feels like. Yeah. Breathe her. Every time I see her. Thankful ako kasi it's parang my last activity as the president and the push. And of course, it's something na gusto ko rin ibigay na talaga sa mga first years and second year students na hindi pa nakaka-experience ng college life. At least nabigay namin sa kanila yung opportunity to participate in such an activity. Yeah. Talaga, tuwan-tuwa kami sabagkat masaya yung mga estudyante at the same time. Napufulfill talaga kung ano nga ba meron tuwing college day. So clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I believe her. I know what it feels like, I know what it feels like.
napakasayang event yung naidaos natin sa araw na ito at sa kahapon. As the first time na umatid ng isang event, ng big event dito sa Divine Word College ng Kalapan, is napakasaya at enjoy na enjoy namin yung moment. We are ensuring the holistic development of our students. Tatak Divinista, tatak Mahusay. Every time I see her, at nagbabalik po tayo sa special episode ng No Holds Barred, ang Tapatan 2022. Kani-kanila lamang ay ating narinig na sagutin ng unang dalawang kandidato ang ating mga light questions. At ngayon naman ay ating pakinggan ang natitira na dalawang kandidato upang sagutin ang mga katanungan ito. At sisimulan nga po natin yan kay Miss Joanna. Ma'am? Number 5. Okay, number 5. Ma'am, anong iyong kinatatakutan sa ngayon? Ang kinatatakutan ko sa ngayon, wala siguro. Number 3. Ma'am, saan po ang paborito niyong lugar bakasyonan? Siyempre dito po sa Oriental Mindoro, sariling atin. Number 4. Ano po, ma'am, ang mga bagay na magiging dahilan upang kayo po, na inyo pong ikinagagali? Ang hindi po patas lumaban sa kampanya, ang mga mandaraya po, at ang mga bumibili ng boto, yun po ang nakakagalit. Maraming salamat po. Next number, ma'am. I still have another one. Okay. Number 7, please. Number 7, ma'am, ano po ang inyong ikinoconsider na greatest achievement? My greatest achievement? Nung kumita po ako ng 1,000,000 dahil sa kinita ko po, nakapag-close po ako ng deal, nakapag-close po ako ng isang transaction with my father, RGV, dahil kami po ay may real estate company. Ang commission ko po ay 1,000,000. Okay, ma'am. Congratulations. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat, ma'am. Ang next naman po ay si Sir Anthony. Pick your number, sir. Number 11. Number 11. 11. Okay, sir. Sir, ano po ang inyong paboritong sports? Sports? Nung kabataan siguro, yung sipa. No? Yun lang ang hiling natin kasi every time na tayo po sa school, pagkatapos ng eskwela, bahay na po. Okay, sir. Next number? 18. Number 18. Oh, ito po ang inyong katanungan, sir. Mamili po tayo sa dalawa. Karangalan o pamilya? Sa tingin ko, pamilya. Oh, maunahin natin ang pamilya. Ang karangalan na hahabol dyan kung sakaling maunlad ng pamilya, maayos. Okay, sir. Next question. 17. Okay, number 17. Sino ka bilang isang kaibigan? Kaibigan ako, bilang kaibigan, talagang suporta at walang iwanan. At alam ng mga kasama natin, pag tayo ay nagsimula ng nagtiwala sa isang kasama, talagang all-out support tayo hanggang sa dulo. Okay, sir. Last number? 15. 15. Sino ang paborito mong
public servant? Dito pong public servant, siguro dito ngayon sa probinsya, ano po, sa lahat po naging gobernador, si Gov Bones po ang aking nakitaan na naging maayos po ang kanyang serbisyo. Okay. Sa loob ng tatlong taon. Marami po siyang napatunayan. Okay, sir. Okay. Maraming sir, salamat po, sir. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, light questions pa lang po yan. Nagpapainit pa lang po kami sa talakayan natin ngayong gabi. At sa amin pong pagbabalik, dadako na po tayo sa mga boses ng kabataan. Ang pagsagot sa mga katanungan patungkol sa mga issue na kanilang kinakaharap. Huwag kayong maglilipat at magbabalik po ang No Holds Barred. As a nation rich in history and struggle for freedom and democracy, our country becomes stronger when citizens of all ages, backgrounds, sectors and groups participate from registration to education and to voting, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Filipino citizens, it is crucial that we understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, or the right to suffrage, registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter. In the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country. Suffrage is the right and obligation to vote. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has a right of equal access to public service in his country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent pre-voting procedures. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step towards empowering our societies and communities to be part of the change we want to see in our country. Understanding our right to vote is the first requirement of becoming an effective, living electorate. Patuloy po kayong nakatutok sa No Holds Barred sa espesyal nitong episode at ngayon nga po ay ginaganap natin ang 2nd District Congressional Candidates Forum kasama ang ating apat na kandidato. Live na live tayong mapapanood sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Kalapan Cable Channel 8 at maririnig sa 104.1 Spirit FM at Kalahi 101.7 DWXR FM. Kanina nakilala natin sila. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga moderate questions at ito ay ang mga tanong ng kabataan. Ang mga katanungan ay nagmumula o magmumula sa mga estudyante ng DWCC na nakilahok sa Mulat Kamalayan, the Hiraya, the Halalan Awareness Campaign and Youth Forum. Ang mga tanong ay masusing pinili ng ating screening committee kasama ang DWCC Legal Counsel. Sa ating mga kandidato, 1 minuto at 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. Una pong sasagot ay si Mr. Mario. Kasunod po si Honorable Alfonso Umali. Sunod po si Ms. Joanna at si Mr. Anthony Yap. Ayan, sa susunod na katanungan naman po ay magsisimula tayo kay Honorable Umani hanggang ang bawat isa ay makakasagot na po ng 5 questions. Simulan po natin ang pagsagot sa tanong ng mga boses ng kabataan. Narito po ang unang tanong. Magandang araw po si Ivan Henry P. Arbes at nais itanong ng kabataang Mindoredo. Anong isang proyekto, programa, o aktibidad na iyong nagawa o pinakiisahan ang iyong pinakang pinagmamalaki? Ayan, uulitin po natin ang katanungan. Ang katanungan po natin ay anong isang proyekto, programa, o aktibidad ang iyong pinakang pinagmamalaki? Magsisimula po tayo kay Mr. Mario. Bilang media po, tayo po ay
nakapagsagawa po ng iba't ibang seminar, yung journalism seminar para po sa mga kabataan. Sapagkat yan po ngayon ang napapanahon, katulad po ng vlogger, katulad po ng mga reporter. So ito po yung isang programa na nais po nating ibigay sa mga kabataan para lalo po silang maging masigla sa larangan po ng pagbabalita, lalo-lalo na po sa nangyayari po sa ating mga kabataan sa kapaligiran, sapagkat napakadami na po ngayon mga kabataan na nai-involve po sa iba't ibang mga problema. Tulad po nung tinatawag natin na AIDS, marami na po mga kabataan na ganyan. Meron na rin pong mga kabataan na may problema po tungkol doon sa early, yung maaga pong pagbubuntis. Kaya sa pamamagitan, at saka po yung ating po magagandang tanawin o lugar dito sa Mindoro, sana po ito'y nabablog ng ating pong mga kabataan. Ito po yung programang magpapaangat po sa atin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kung ang China po ay meron pong Alibaba, dapat po ang mga kabataan ay tumutulong sa programang ganito upang maipromote ng gusto ang kagandahan po ng Oriental Mindoro at ang mga tao po sa Oriental Mindoro, katulad din po ng ating mga indigenous people at ang lahat po ng magagandang tanawin at lahat po ng magagandang bagay na nangyayari po sa Oriental Mindoro sa pamamagitan po ng programang, ang lahat ng kabataan po ay maging involved bilang vlogger po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Mario. Sunod pong sasagot sa atin, si Honorable Umali. Same question. Siguro, ang gusto kong sabihin, livelihood. Livelihood at saka yung pagtatanim, reforestation. Bakit? Simple lang, doon po sa Bulalakaw, inumpisahan ko yung pagtatanim ng mga gulay. Dahil nakita ko po doon sa greening program, national greening program ng national government, ay wala pong nangyayari. Nakita ko po na milyon-milyon ang lalaking pera nilalagay doon, pero hindi po nila magawa. Pagka tinignan mo sa Google, wala ho yung tinanim. Kaya yun po, inumpisahan ko kami mismo, nagtayo kami ng grupo, hindi na ho kami umasa sa gobyerno. Kami ho ay nagtanim ng mga gulay para nang sa ganon, hindi makalimutan at matuloy na mga mangyan yung kanilang mga programa. Pero ang end goal po namin dito, pag sila ay kumikita na, pwede na namin silang pagtanimin ng mga forest trees. So yun po ang aking palagay ko, pinakamagandang ginawa namin dito sa lalawigan. Maraming salamat po, Honorable Umali. Kung kanina po ay narinig natin ay journalism, kay Honorable Umali naman po ay deforestation. Yun daw po ang kanyang pinaka-pinagmamalaki. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay dadako tayo kay Miss Joanna. Ma'am? Ako po ay unang beses tatakbo bilang kongresista ng Segunda Distrito. At bilang presidente po ng RGV Real Estate Center, ang masasabi ko pong nagawa po namin, nakasama po ako, ay ang una-una pong investment ng Family Valencia ay ang Filipiniano Hotel. Tayo po ay nakapagpatayo ng 50-room hotel dito po sa Calapan City. Pagkatapos po, tayo po ay nagtayo ng isang subdivision sa inyong Calapan kung saan po tayo ay gumawa po ng 2,500 housing units at almost sold out na po yun. Yun po, dun po si Joanna Valencia ang presidente po ng RGV Real Estate Center. Ang sunod naman po ay ang Centro Mall, ang Robinson's Mall. Bakit po? Si Joanna Valencia po ang nakapagpasok at nakapag-transact at nakapag-close sa Robinson's para po sila po ay madala po natin dito sa Oriental Mindoro. At yun po ang aking baby, ang Robinson's Mall. At ang sunod po doon ay ang Centro Mall na nadala din po ng aking ama. Lahat po yan ay part ng development program para sa commercialization ng ating Calapan City. At kung makikita niyo po ngayon, sunod-sunod na po nagsusulputan ang mga commercial complex, commercial buildings and establishment dahil po sa naumpisahan po ng mga Valencia. Salamat po. Maraming pong salamat. At ang huling tatang sasagot sa ating tanong ay si Mr. Yeah. Maraming salamat po. Siguro yung ICST, Innovative College of Science and Technology, nung itinayo ko noong 2004, naglatag po tayo ng scholarship sa buong probinsya. At nakatuwa naman po, hanggang ngayon po, umabot na po tayo ng 15,000
na kanila binabayaran lang po 3,000 hanggang 4,000, 5,000 lang. At marami na rin po sa kanilang mga nakapagtapos, marami naging pulis, marami naging teacher. Kaya sinasabi ko po, no, pag tayo pala rin po sa Kongreso, siguro kaya po ng lahat ng mga pribadong paaralan na maglaan ng 10% na ibibigay sa lahat ng mga kabataan ng full scholarship na walang babayaran. Kasi tayo po sa Innovative College, nagawa po natin yan sa nakalipas na 18 taon. Sa tingin ko po, yan po ang magpapaunlad ng mga pamilya, lalo na dito sa ating probinsya. Marami pa rin po ang out-of-school youth at talagang gagawin po natin, magkakaroon tayo ng house profiling. At lahat ng mga kabataan dito sa buong probinsya, kinakailangan makapagtapos. Dahil kasi pagka hindi tayo po papabayaan natin po ang mga out-of-school youth, asahan niyo po, talagang karamihan dyan. Ang trabaho po nila, mga mapababa po at sa tingin ko po, yan ang magpapaunlad sa kanilang mga pamilya. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Yap. Narinig naman po natin kay Ms. Joanna, Commercial Development, Real Estate. Kay Mr. Yap naman po ay narinig natin ang education. I'm sure napahahalagahan po ito at ina-appreciate ng kabataang Mindoreño. Kayo naman po ay dadako tayo sa ating pangalawang tanong mula sa mga kabataan. Na pamahalaan na nagtutulong-tulong upang malutasan ang kahirapan. At paano makakatulong rito ang mga kabataan? Ito po ang katanungan, sa paanong paraan mo makikita ang mga faith-based organizations, non-government organizations at ang local na pamahalaan na nagtutulong-tulong upang malutas ang kahirapan at paano makakatulong dito ang kabataan? Ako po ay... Sir, sisimulan po natin ang pagsagot kay Honorable Umali. Magandang gabi po muli. Siguro po, yung mga kabataan, kailangan po binibigyan natin ng pagkakataon, ipapakita kung ano ba yung kaya nilang gawin. Sa ngayon po, sa panahon ngayon, ang dami nilang galing na hindi nagagamit. Example lang po. Doon po sa bayan ng Rojas, meron po akong mga tinulungan doon mga mangyan, mga kabataan din yon. Ang pamasahe nila papunta roon sa Panay Tayan, 500 yung balikan. Ang ginawa ko ho, binigyan ko sila ng mga motorsiklo. Pero yung binigay ko motorsiklo sa kanila, yung po ay down payment lang. Sila po ang nagtuloy. Ngayon po, nakikinabang yung mga mamamayan doon, yung mga tao roon na pumupunta roon sa Panay Tayan. Dahil ngayon po, maliit na lang ang binabayad at hindi na po hirap na hirap sumakay. Pati yung mga produkto na itatawid na nila. So, yun ang gusto kong mangyari sa mga kabataan. Mag-umpisa sila ng programa nila, sila ang nag-isip, hindi po ako, at tutulungan ko silang pondohan ito. Nang sa ganun, matiyak na paglaki nila, pag-asenso nila, sila ang makikinabang. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Narinig natin kay Honorable Umali ang kickstarting the youth to do their own initiative. So ulitin lang po natin ulit ang tanong, sa paanong paraan mo nakikita ang mga faith-based organizations, NGOs at ang lokal na pamahalaan na nagtutulong-tulong upang malutasan ang kahirapan? At bilang mga kabataang Mindoreño, paano po kami makakatulong dito? Susundan po tayo ni Ms. Joanna. Ma'am? Yes. Para sa akin po, importante po, bago po tayo tumulong sa mga kabataan, ay dapat po tulungan muna natin edukasyon. Tayo po, ang aking ama po, ang main author ng MINSU, Mindoro State University, kung saan dati po itong MINSCAT, Mindoro State College of Agriculture and Technology. Dahil po sa Republic Act 10596, yan po ay na-convert po from MINSCAT to MINSU. Bakit po natin kailangan i-convert? Dahil po pag tayo po ay Mindoro State University, tayo mas maraming guro, mas tataas po ang sweldo ng ating mga guro, mas maganda po ang fasilidad ng eskwelahan at mas maganda po ang quality of education. Dahil naniniwala po ako, ang magandang edukasyon ang bibigyan sa ating mga kabataan.
Yan po ang magiging basis ng kanilang magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa edukasyon ng mga Mindoreño. Ngayon po, ang susunod na sasagot ay si Mr. Yap. Sa tingin ko po, no, training ang ibibigyan natin sa mga kabataan. Alam niyo po kung bakit namamayagpag ang mga non-government organization dahil siguro may mga kakulangan ang ating gobyerno sa paglatag ng mga programa sa mga laylayan. At mapapansin niyo po, no, since 1970s hanggang ngayon, marami pa rin NGO patuloy po ang pagbubukas ng kanila sa paglatag sa bawat laylayan. At sa tulong po ng mga kabataan, sa tingin ko po, kinakailangan natin na yung transparency, yung paglatag, pagmamahal sa mga kababayan, sa community-based na project, at kung ano po, lalo na po sa mga agriculture, kinakailangan na rin po silang magtulong-tulong kasi kailangan magkaroon tayo ng food sufficiency dito sa ating probinsya, lalo na nagtataasan na ng ating mga bilihin at lalo na po ang ating mga bigas. Sa tingin ko po, no, maliban doon, kinakailangan na rin po nila na tumulong sa simbahan, magawaing simbahan. Para kung sakaling sila po ay umabot po sa adult age, lahat po ng kanilang mga natutunan sa NGO ay ma-implement la at pumasok na po sila sa politika para mabago na natin po ang nangyari sa ating politika ho ngayong panahon. Maraming salamat po, Mr. Yap. Narinig po natin na for the youth naman daw po ay trainings for them. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay kay Mr. Mario. Ang NGO po, ang CSO at yung pong tinatawag nating faith base po, ito po ay ginagarantihan po ng ating pong constitution at inihikayat po ang lahat ng mga mamamayan na magkaroon po ng ganitong klase pong organization, lalong-lalo na po ang mga kabataan. Ang mga kabataan po kasi hindi masyadong aware na yung ganito pong mga organization ay malaki po ang inyong matutulong po o may tutulong po sa ating pong paglaban sa kahirapan kung kayo po ay organize. So ako po, ang gagawin ko bilang congressman po, i-organize ko po ang lahat ng kabataan sa buong Oriental Mindoro sa pamamagitan po ng pagtatag ng kabarkada mo. Yung pong kabarkada, ang ibig sabihin po nun ay kabataang barangay, reforma sa kaunlaran at damayan ng Mindoro Oriental. So kailangan po natin itong i-organize ng isang NGO po o ng isang CSO na siyang magiging katuwang ng LGU at ng lahat ng mga mamamayan na mag-participate po sa pamamagitan ng participation po ng ating mga kabataan sapagkat sila po yung malalakas ngayon, kailangan lang po natin i-organize bilang isang CSO. Sapagkat nakikita po namin yung mga kabataan po ngayon, eh bihirang-bihira po yung tinatawag po nating CSO or NGO na kabataan. Kaya sa atin po mga kabataang Mindoreño, inihikayat po namin kayo na maging kasapi po ng kabarkada mo o kabataang barangay, reforma sa unlaran, kaunlaran at damayan ng Mindoro Oriental na siyang tutugon po sa pangangailangan ng ating pong mga kababayang Mindoreñong kabataan. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Mario. Narinig naman po natin ang kabarkada mo na i-organisa daw po niya kapag siya ang nanalo sa Kongreso. Maraming salamat po sa ating 4 congressional candidates. Ngayon naman po ay magdadako tayo sa ating sunod na katanungan. Magandang araw. Ako si Kim Erin Joy Angolinente at nais itanong ng kabataang Mindoreño. Ano ang maitutulong ng iyong administrasyon upang matugunan ang issue ng climate change? Uulitin ko po ang katanungan, ano ang maitutulong ng iyong administrasyon upang matugunan ang issue ng climate change? At para sa una pong sasagot, Ms. Joanna. Para po matugunan po natin ang problema sa climate change, dapat po natin pangalagaan ang ating pong kaligtasan. Dahil dyan po nag-uumpisa. Tayo po, pagmula pa noong 1987, napatigil po natin ang Timber License Agreement 376 kung saan po ito po ay puputulin ang 38,000 hectares na punuan po natin sa ating kabundukan. Hindi lamang po 38,000 hectares, hanggang 50,000 hectares puputulin po ang ating puno. Kailangan po
Ma-preserve po natin ang ating kagubatan para po ma-preserve din po at maayos po natin ating climate change. At yan po ang gagawin po ni Joanna Valencia. Hindi po natin hahayaan na meron po sisira sa ating kalikasan dahil napaka-importante po niyan. Kasama na rin po ang mining. Dahil po ang mining, kung ang pagpuputol po ng kahoy ay sa ibabaw lang po. Ang mining po ay bubungkalin po ng malalim na malalim ang ating mga kabundukan at doon po ang ating mga mineral. Hello. Dahil po ang Oriental Mindoro, we have the largest deposit of nickel in Asia. So hindi po natin papayagan na meron po sisira sa ating kabundukan at sa ating kalikasan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ms. Joanna Valencia, ma'am. Which she discussed, mga kabataang Mindoreño, ang pagtitigil daw po ng timber, ng pagkuha ng mga timber dito sa ating lugar, which will eventually solve mining. Maraming salamat po. Now let's move on to Mr. Yap, sir. Maraming salamat po sa tanong. Alam niyo po, karamihan sa ating mga pamilya, sa araw-araw na pagbibili po natin ng mga, sabi natin, mga bilihing bahay, ano po, mga plastic, karton. Sa tingin ko po, no, kailangan na rin po natin na magkaroon sa bawat barangay ng material recovery facilities. At lahat po ng mga basura na pwedeng bilhin ay bilhin na natin at magkaroon tayo ng recycling facilities. Alam po, pag binibili po natin ng lahat ng materyales, ultimo lahat ng maliliit na plastic sa tingin ko po ay bebenta yan at papalitan ho natin ng mga kagaya ng mga bigas o gulay. At ito po ang makaiwas sa pagsunog. Imagine nyo po, pati yung mga palay, ano po, mga ipa, mga dayami, sinusunog po yan sa buong Oriental Mindoro. Kaya kinakailangan po magkaroon rin po tayo ng organic fertilizer, massive organic fertilizer paglatag po sa mga farming po. Maliban po doon, yung patuloy na pagpapatanim po natin ng mga puno sa lahat ng kabundukan, dahil napapansin po natin, ano po, every time na may nagtatanim tayo, pinuputol, ginagawang uling ng mga magsasaka, minsan po ng mga katutubo, dahil sa kakulangan ng pera. Kaya kinakailangan na rin po natin na sila ibigyan natin ng alternatibong trabaho. Kasi kahit po anong pagbabantay po natin pag walang alternatibong trabaho, sigurado po yan, uling, chainsaw natin at illegal logging, kagaya ng nangyari po nung nakaraang panahon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Yap. At nakafocus si Mr. Yap sa material recovery facility at mga illegal na gawain sa ating mga kabundukan. Sunod pong sasagot ay si Mr. Mario. Ang ating pong mundo ngayon ay napakalaki na po ng pagbabago in terms of climate change. Ngayon lang pong panahong ito, katulad po ngayon, April, dapat ay summer na po, pero umuulan po. So yan po ay isang palatandaan na nagkakaroon na po talaga ng climate change. At pag umulan po, ay talaga naman pong malalaki na po ang nababahan po ang maraming lugar. Ganon din po, at mapapansin niyo po na napakadami pong epekto po ng climate change sa ating buhay. Kaya ini-encourage po natin ang mga kabataan na maging bukas po ang kaisipan po natin. Na sana po, nung nakikita po natin ang ganitong uri po ng sitwasyon sa ating mundo at sa ating kapaligiran, inihikayat po namin kayo na makipag-participate, na alagaan po natin ang ating pong lugar, ang ating pong Oriental Mindoro, sa pamamagitan po ng iba't ibang mga activities. Ang unang-una po dyan sa pagbibigay ng seminar sa ating pong pamilya, na yung pong dapat na iwasan na gawin po natin ay dapat po nating iwasan na makaaring maka-epekto po sa ating kapaligiran na nagdudulot po ng matinding pagbaha, ng matinding pong iba't ibang sakuna dito po sa iba't ibang dako, hindi lang po dito sa ating lalawigan. Kaya sa ating pong mga kabataan, ito po ay panahon na dapat po nating tingnan, sapagkat kapag hindi po ninyo ito pinag-isipan at hindi po kayo nag-participate dito po sa malaganap na issue o problema ng climate change, ang generasyon po ninyo at susunod na generasyon ay magkakaproblema po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Mario. A very powerful tool, mga kabataan Mindoreño, encouraging the youth na mag-kickstart ng kanilang activities to solve climate change. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang kasagutan ni Honorable P.A. Umali. Sir? Gandang gabi po muli sa inyong lahat. Actually, agree ako sa lahat ng sinabi nila. Palagay ko, tama yung lahat ng direksyon. Siguro lang, dadagdagan ko lang, siguro yung katulad ng livelihood na sinabi ni Mr. Yap. Tama yun, na kailangan may alternative livelihood.
yung sinabi ni Joanna, palagay ko tama rin yun na kailangan magtanim eh. Kailangan pagtulong-tulungan natin yan. Yung sinabi ni, kailangan din gawin natin. Pero isa lang ang gusto kong, kailangan ibalik natin yung trust natin. Kasi wala na eh, distrust na tayo. Hindi na natin pinagtitiwalaan yung Tama yung no to mining. Huwag tayong papayag na pasukin tayo ng mining. Bakit? Masisira at masisira po tayo. Ang problema natin, yung distrust natin sa DNR na sila ang unang nagpapa gumagawa ng mga batas para makontra natin itong mining na ito. Pero unfortunately, wala na tayong trust sa kanila eh. Kaya nangyayari po lahat ito. So kailangan ibalik natin yun. Pagtiwalaan natin sila at sila, kailangan bantayan natin para gawin nila yung tama. Diba? Parang lahat tayo nakatutok doon at nagbabantay para maayos natin itong climate change dito sa atin. Maraming pong salamat, Honorable Umali. Napakinggan po natin sa kanya ang pag-i-echo ng mga programa ng tatlong unang nang sumagot, gayon din ang pagbabalik ng trust sa ating DNR. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa ika-apat na katanungan. At narito po ang ika-apat na tanong. Magandang araw. Ako si Marika Rivaldo at nais itanong ng kabataang Mindoren. Habang lumalago ang bilang ng kabataan na dumadalo sa voluntarismo, lumalago din ang bilang ng mga nagre-red tag. Sa iyong opinyon, magiging kapaki-pakinabang ba sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang anti-terror bill, lalo't kadalasang nagkakaroon ng kwentro sa pagitan ng military at mga armadong grupo sa ilang bayan sa ating lalawigan? Narito po ang ika-apat na tanong. Habang lumalago ang bilang ng mga kabataan na dumadalo sa volunteerismo, lumalago din ang bilang ng mga nire-red tag. Sa iyong opinyon, magiging kapaki-pakinabang ba sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang anti-terror bill, lalo't kadalasang nagkakaroon ng inkwentro sa pagitan ng militar at mga armadong grupo sa ilang mga bayan sa ating lalawigan? Ang una pong sasagot, si Mr. Yap. Alam niyo po, no, ang anti-terror bill ay ipinasa na yan ng ating presidente. Wala na tayong magawa dyan kundi sundin ito. Pero yung isang sekreto, para lahat po, no, hindi sasali sa terorismo, kagaya ng mga sa ibang lugar. Dito sa tingo sa probinsya ko, kunti lang naman po eh. Medyo na ano lang po ng media. Sa tingo, kailangan kaunlaran ng bawat pamilya. Kasi kung maunlad ang pamilya, sinong sasali sa terorismo? Sinong pupunta ng bundok? Sinong aakit ng bundok at tatago sa kapulisan o sa militar? Lalo na, lahat po siguro, mahal ang buhay. Ano po? Minamahal nila ang buhay. Talaga isa lang yan. Sa tingin ko po, yan nangyari sa ating gobyerno, lalo na sa ating lokal, kung lahat po ng mga kabataan ay nagtitiwala sa ating kagaya ng mga nanunungkulan, na lahat po ay magandang ehemplo at makadiyos at gumagawa ng tama. Walang korupsyon na nangyayari sa buong probinsya. Ang tiwala po ng mga bata, babalik po yan eh. Yan lang po ang sikreto po, kaunlaran. Pag walang kaunlaran, sigurado po yan. Aakit sila ng bundok, lalo na po kung yung mga naapi. Kinakailangan natin, bigyan sila ng free legal service mula sa ating mga lawyer. Kasi kung sakali sila po inaabuso, sigurado po yan, akyat sa bundok para humanap na kakampi sa taas ng bundok. Thank you po. Kaunlaran ng mga pamilya. Thank you for your thoughts, Mr. Yap. Ngayon naman po ay susundan tayo ni Mr. Mario. Mr. Mario, sir. Ang anti-terrorist bill po ay ipinasa upang sawatain yung anumang pong problema na sisira po sa katahimikan po ng ating pong demokrasya. Kaya po itong anti-terrorist bill po ay ito po ay inilapat lang po doon sa mga taong naghahasik po ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Kung ang kabataan po ay hindi mai-involve sa ganitong uri ng mga iba't ibang pag-aalsa o paglaban sa gobyerno, hindi po dapat silang matakot po sa anti-terrorism bill. Sapagkat ito po ay nakita na po ng gobyerno ang problema po dito kung bakit nila po ito ipinasa. Ngayon sa ating po mga kabataan, mga religious leader at ang iba't ibang mga organisasyon, ay ikayatin po natin ang mga kabataan na tumulong po sa ating pamahalaan.
hindi po yung lumaban. Alam po natin yung kagutuman at saka po yung iba't ibang mga suliranin ay hindi po yan daan para sabihin natin tayo ay mag-rebuilding o gumawa ng mga bagay na maaaring makasira po sa demokrasya o sa pag-iral po ng ating gobyerno laban itong mga kabataan o kung sino man para laban sa gobyerno. Kaya kung hindi po kayo kabilang doon sa mga lumalaban sa gobyerno, hindi po dapat kayo mag-worry po sa anti-terrorism bill po. Ito po ay deterrent po sa mga taong nais sumira ng demokrasya po na magka-create ng kaguluhan po sa ating bansa. Kaya sumusuporta po kami sa anti-terrorism bill po na ipinasa. Salamat po. Hikayatin ang kabataan na suportahan ang pamahalaan. Yan ang sagot ni Mr. Mario. Ngayon naman pupunta tayo kay Honorable Umali. Palaglagay ko magandang itong anti-terror bill. Ano? Pero ako po, personally, ay may mga question dito. Kaya ako ho ay nag-abstain. Nag-abstain ako dahil sa tingin ko, ito po ay pwedeng maabuso. At marami ho kung alam na ito po sa tingin ko ay naaabuso talaga. Kanina lang may kausap ako. Ang sabi niya sa akin, isang kaibigan ko, sabi sa kanya nung kaibigan niyang pulis, ayokong manalo si Lenny. Sabi niya, tinanong niya, bakit? Eh kasi baka parusahan kami doon sa mga EJ kayo, balikan kami. So ibig sabihin, yung pag-aabuso, babalikan ko yung pag-aabuso, nangyayari ito eh. So babalikan ko yung distrust, di ba? Bakit nangyayari ito mga ito? Kasi nga, may mga abusado. May mga pulis na talaga naman grabe naman ang pinagagagawa. Nakita naman natin yung mga EJK na yan. Di ba? Yung mga kabataan, bigla na lang kuhulihin, ikukulong, di ba? Alipasada kung ano, nawawala pa. So, yun ang aking thought dito na sana, kung talagang gagawa ng batas, ayusin yung batas at maging sundin talaga yung nararapat. Ayan, maraming salamat po Honorable PA Umali expressing yung kanyang pag-abstain sa anti-terror law. In-emphasize ni PA Umali na dapat daw maibalik ang trust para daw maiwasan ang pang-aabuso. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay magdadako tayo kay Ms. Joanna Valencia. Ma'am? Ang anti-terror bill po, yan po ay napasa dahil po sa maraming rason. At siguro ang naiisip ko ngayon, alam niyo po ba nung ang aking ama si RGV ay gobernador, tayo ay the most peaceful province in Region 4. Siguro ang naiisip ko solusyon, since ako po ay bilang kongresista ng Segunda Distrito, ay siguro po we should come into dialogue with the people concerned. Hindi po kasi dapat dahas agad ang gagawin po natin. Ano? Kailangan po ay dialogue. Nagawa na po yan ng aking ama. Siguro kaya ko din po siyang gawin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ms. Valencia. Emphasizing na ang non-term ng ama ni Ms. Joanna, tayo ang pinaka-fistful sa rehiyon ng Mimaropa. Ngayon naman, dadako tayo sa huli, sa ikalima at huling katanungan. At narito po ang tanong. Magandang araw. Ako si Jetlyn Antinor at nais itanong ng kabataang Mindoreño. Malakas ang boses at paninindigan ng kabataan ngayong panahon ng eleksyon. Ngunit kadalasan, hindi kabataan ang sentro ng tradisyonal na estrategiya ng kampanya. Ano ang inyong magiging strategy upang makumbinsi ang kabataang Mindoreño na kayo ang iboto? Inuulit ko po ang ating katanungan ay, malakas ang boses at paninindigan ng kabataan ngayong panahon ng eleksyon. Ngunit kadalasan hindi kabataan ang sentro ng tradisyonal na estratehiya ng kampanya. Ano ang iyong magiging strategy upang makumbinsi ang kabataang Mindoreño na kayo ang iboto? Magsisimula po tayong muli kay Mr. Mario, sir. Napaka-importante po na may ganito pong tinatawag tayong tapatan o yung boto sa Mindoro po. At ito pong pagkakataong ito ay para ipahayag po namin sa mga kabataan. Katulad ko po, dumaan din po ako sa kabataan at na-experience ko rin po kung paano ibaliwala po ang maraming kabataan pagdating po ng eleksyon.
Pero po si Congressman Mario San Juan Plurancondia, ang target po namin sa lahat po ng aming kampanya ay lagi po ang kabataan. Sapagkat kayo po ang sunod na henerasyon, meron pa pong ibang henerasyon, kaya dapat po yung para po sa kabataan ang binibigyan po natin ng emphasize o halaga na sila po ang bida dito. Ang aming pong programa ay mula sa day one old na bata hanggang senior citizen. Kaya po yung programa ko po, sasakop po yun, halos karamihan po ay sa mga kabataan. So in-encourage po natin ang mga kabataan, katulad po ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan po ang siyang pag-asa po ng ating bayan. Kaya po ako ay naniniklohod sa ating mga kabataan. Ipakita po ninyo ang inyong lakas ngayon pong eleksyon nang hindi po sinasabi niyo kayo po ay nababaliwala. Napakalaki po ng inyong bahagi sa ating pong lipunan na katulad din po nangyari sa akin. Kung hindi po ako nagpursige bilang kabataan, hindi po mararating ang ganito pong estado at kalagayan. Kaya sa mga kabataan, saludo po ako sa inyo sa darating pong eleksyon ng 2022. Mabuhay po kayo! Maraming salamat po, Mr. Mario, sa strategy that you are imposing in this election. Ngayon naman po ay papapakinggan natin ang response mula kay Honorable Umali. Sa akin pong palagay ay unahin natin ang kabuhayan. Unahin natin ang trabaho. Kasi po ngayon maraming nalululong kung saan-saan, di ba? Tapos yung mga kabataan ngayon, medyo iba pa yung nagiging iba yung direksyon. Bakit ko nasabi yan? Simple lang. Sila ang hilig nila, puro yung mga basketball, pa-party, puro enjoy. Nakakalimutan nila, kailangan livelihood. Kailangan meron sila. Ito, bibigyan ko kayo isang example. Kahapon lang, may lumapit sa akin. Natulungan ko naman. Humingi sa akin ng yung isang kabrad nila sa fraternity na ospital dyan sa Binigyan ko ng pondo. Pero sabi ko, alam nyo, hindi pwedeng bigay ng pondo. Dapat kayo nag-iisip kayo ng livelihood nyo. Para nang sa ganun, hindi na kayo babalik at hihingi. Palakihin nyo yung inyong pondo sa pamamagitan ng livelihood. At makakaasa kayo, hindi pa balik-balik. Alam mo kami mga politiko, nagsasawa rin kami tumulong sa totoo lang. Kaya gawin nyo yung nararapat. Yung mga livelihood, palaguin nyo yan. Kayo ang bahala dyan, kayo ang umisip dyan, kayo ang gumawa niyan. At makakaasa kayo, malaking tulong yan para sa inyo. At iyan po ang strategy ni Honorable P.A. Umali para maiboto siya ng kabataang Mindoreño. Ngayon man po ay pakinggan natin ang sagot ni Ms. Joanna Valencia. Last year po, ang aking ama po at ako po ay naimbitahan po ng presidente ng MINSCAT na na-convert na po sa MINSU. Si President Arago po ay nagpasalamat po sa aking ama sa pagko-convert po ng MINSCAT into Mindoro State University. At nagpapasalamat po siya, sabi niya, sa wakas na nasabit na niya lahat ng requirements. Pero sabi niya, sana makapagdagdag po tayo ng kurso, lalo na po sa medical. Ang sabi ko naman po kay President Arago, ako po ay susuporta. Dahil naumpisahan na po ng aking ama na nagawa po niyang Republic Act 105596, converting MINSCAT into MINSU. Sabi ko naman po, pag ako po ang naging kongresista po ninyo at naging congresswoman po ng Segunda Distrito, I will ensure po na ang pondo po na galing gobyerno ay may pupunta po sa MINSU para tayo po ay makapagdagdag ng kurso, especially po in medical, nursing, at siguro po engineering. Hindi lamang po yun. I will also ensure the funds from the government na mapunta rin po from TESDA and from CHED, Commission on Higher Education, na magdagdag po ng pondo para po sa scholarship programs, para naman po ang ating mga kabataan ay magkaroon po na magandang kinabukasan. Thank you. Focus on education. Yan ang estratehiya ni Ms. Joanna Valencia. At ngayon naman, upang sumagot ng ating huling tanong, Mr. Yap. Ako po, magpapasalamat ako sa inyo dito sa Divine World College at nagkaroon tayo ng open forum. At kung hindi dahil sa inyo po, hindi po kami lahat makikilala ng ating mga kabataan at ng mga adult, syempre. At sa tulong po ng bawat mga questions yung po sa aming pagsasagot, sa aming kaalaman at mga programa na pwede namin gawin itong pagka tayo po ay isa sa nagtagumpay sa darating na Mayo 9,
sa tingin ko po, makapamili na sila. Meron na silang choice sa ngayon po. At siyempre, ang isa po sa ating gustong ibahagi sa kanila, yung voters education. Na pag every time na kayo po ay namimili ng boto, asahan niyo po ang kasunod niyan, corruption. Diba? Kinakailangan ang mga kabataan maging mapamili, mapanuri kung sino ang dapat piliin. Kasi kung hindi nila pipiliin ng ayos, imagine niyo po, sa tagal panahon dito sa buong Pilipinas, maraming area na ganun po ang pamamaraan ng pagbili at pamumulitika sa araw-araw po, no, sa panahon ng eleksyon. Pagdating ho ng sila po ay naluklok na ulit, napapabayaan ng 3 taon. Yan po ay nangyari na po dito sa ating probinsya ng mahabang dekada at sana po sa ngayon, nakapamili na po ang ating Mindoreño dito sa 2nd District na kung sino ang dapat maluklok bilang congressman ng 2nd Distrito. And that is Mr. Yap's answer. Answering po muli ang ating katanungan, ano ang strategy ng ating mga kandidato upang makumbinsi ang kabataan para sila ay iboto? Ngayon ay napakinggan at binigyang kasagutan na ng ating mga kandidato ang mga isyong kinaharap ng kabataan. Atin namang pag-uusapan kung paano matutugunan at paano mareresolbahan ng ating mga kandidato ang napapanahong issue na magmumula sa iba't ibang sektor dito sa ating bayan. At iyan po ang aming iahatid sa aming pong pagbabalik. It's more fun in Calaban dahil may Kalahi FM sa bayan. Paniguradong good vibes always ang araw mo. Tune in sa 101.7 Kalahi FM, ang tunay tunog radyo sa Kalaban. Haiko po, kasarap makinig din eh. Kaya hayang buhay pag nakakalahi FM ka. Hirahi! Dear Lord, politics is your gift to us. Ang politika ay handog mo sa amin. Nagbabalik po ang Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred 2nd District Congressional Candidates Forum na live ninyong napapanood mula dito sa DWCC Gymnasium. Kasama pa rin natin ang 4 na tumatakbo bilang representative ng 2nd Distrito ng Oriental Mindoro. Pagkatapos nating marinig ang mga hinanain at concern ng mga kabataan, ngayon naman po, mapapakinggan naman po natin ang ating mga kandidato kung paano nila bigyang solusyon ang mga napapadahong isyo sa iba't ibang sektor dito sa 2nd District ng Oriental Mindoro. So, bawat isa po sa ating mga kasamang kandidato ngayon ay may 2 minuto upang sagutin ang mga katanungan na nagmula sa iba't ibang sektor. Samantala, maaari naman po kaming mga host na magbigay ng isang follow-up question
na maaari pong sagutin ng ating mga kandidato sa loob ng isang minuto. At atin ang simulan ang ikatlong bahagi ng forum, ang tugon at solusyon. Ang sasagot ng unang tanong ay si Honorable Umali, kasunod po si Ms. Joanna, Sir Anthony, and si Sir Mario. Play video please. Ako po si Aloysius Salagundado, nagmula sa bayan ng Bulacau. Bilang isang katutubong kabataan, anong programa ang inyong ipatutupad upang kaming mga katutubo ay magkaroon ng pantay na oportunidad sa pag-aaral? At anong programa sa infrastruktura ang inyong gagawin upang kami ay mabuhay ng mapayapa at maayos sa aming pamenan? Muli po ang katanungan bilang isang katutubong kabataan, anong programa ang inyong ipatutupad upang kaming katutubo ay magkaroon ng pantay na oportunidad sa pag-aaral? At ano pong programa sa infrastruktura ang inyong gagawin upang kami ay mabuhay ng mapayapa at maayos sa aming pamayanan? At sisimulan nga po natin yan, Honorable PA. Una, palagay ko ang kailangan nating gawin talagang pagtulungan natin, honest to goodness, nabigyan natin ng livelihood itong mga kababayan nating mangyan, mga kapatid nating mangyan. At siguro, paano natin gagawin yan? Maraming bagay eh. Una, yung mga farm-to-market roads nila, kailangan talaga magawa natin eh. Sa ngayon, tuloy-tuloy po yung paggawa natin ng mga farm-to-market roads para nang sa ganun, madali na talaga nila madala yung kanilang mga produkto sa kabayanan. At yun po ang ginagawa po natin ngayon. At maliban pa dyan, kailangan ma-realize din nila na talagang hindi po pwede na ano, yung kanilang alam, yun lang ang gagawin nila. Kasi sasabihin nila, alam lang namin na livelihood, itong pag-uuling, panira ho yun, pangontra ho yun doon sa ating ano. So paano ang gagawin natin kapag gaganon? So kailangan, kailangan itigil nila yung dapat itigil. At pagtulong-tulungan natin kung ano yung pwede natin gawin. Ano ba yan? Yan ba okay, may livelihood sila. Okay, meron silang yung mga produkto. Okay, may sasakyan sila. Binigyan po natin ng sasakyan yung mga barangay natin. So kailangan tuloy-tuloy po ito. Wala pong tigil ito. Nang sa ganon, matiyak natin. Bakit ba natin ginagawa ito? Kasi gusto natin umasenso sila. Gusto natin, alam nila kung paano nila gagawin yung kanilang mga dapat gawin. Hindi po pwedeng tulong lang ng tulong eh. Wala ho, alam na natin yun eh. Ang dami nang nakakasawa rin tumulong kapag hindi naman nila inaayos yung kanilang dapat gawin. So ayusin nila at nang sa ganun, magtulong-tulong tayo lahat. Ayan, at nakafocus nga po sa livelihood ang sagot ni Honorable Umali para, most especially yung farm to market. At dito, mas in-emphasize niya na hindi lamang mag-focus sa kung ano ang alam nila at madagdagan pa yung nalalaman nila at magtulong-tulong para maging umasenso. So ngayon naman po, pakinggan po natin si Ms. Joanna. The question from sa ating katutubo is tungkol sa kanilang edukasyon at sa infrastructure. For education, dapat po tayo ay magdagdag po ng eskwelahan at guro para po sa ating mga katutubo, that's number one. And para po sa infrastructure, sa 11 months ko pong pag-iikot dito po sa Segunda Distrito. Ako po ay nakapag-ikot sa Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. At nakausap ko po ang ating mga katutubo. Ako po ay umaakit po sa bundok. Ako po ay tumatawid ng ilog. Ako po ay tumutulay sa hanging bridge. At ako din po ay tumutulay sa bridge na Kawayan. At ako po ay nakipag-usap sa Lisap. Ako po ay umakyat at nakipag-usap po sa mga katutubo sa Lisap. At sila po, lahat po halos ng katutubong nakausap ko pagmula po Pinamalayan hanggang Bulalakaw. Iisa lamang po ang hinihingi po nila sa aking tulong, ang infrastructure. Pabigyan po sila ng daan ng kalsada. Bakit po? Dahil hirap na hirap po ang ating makatutubo. Bumaba po galing sa bundok, daladala po ang kanilang mga kalakal. Sa akin pong pag-iikot, alam niyo po, nakita ko po lalo na po sa interior barangays, kulang po tayo sa kalsada. 60 to 70% wala pa pong kalsada.
Ang balita ko po, yung pong ating highway na ayos pa, yun po ang pinapatibag. Yun po ang sinisira muli, ayos pa. Kaya po tayo ay naglulukluk po ng tamang leader na mamamahala po sa atin at mamumuno sa ating distrito para po gamitin ng tama ang pondo ng gobyerno. Palagay niyo po ba, tama po bang gamitin ang pondo ng gobyerno sa pagpapatibag po ng ayos pa pong kalsada? Hindi po kahit kailan gagawin ni Joanna Valencia yan pag ako po ay nakaluklok na. Ang pondo ng gobyerno ay gagawin po, ay lalagay po natin sa tama, ilalagay po natin sa mga farm-to-market roads, at hindi po natin ipapasira ang kalsadang ayos pa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ms. Joanna. Nakafocus ang kanya pagdating sa education is dagdag na eskwelahan at guro, at pagdating naman sa infrastructure ay dagdag na or daan para sa ating mga katutubo. At ngayon naman po ay pakinggan po natin ang sagot ni Sir Anthony. Sir? Ang edukasyon po no ay bahagi ng aking gagawin sa lahat ng pamilyang Mindoreño na nasa sakupan ng segunda distrito, ang family profile. Pag nalaman niyo po kung sino sa mga anak nila ang hindi nakapag-aral sa elementarya, high school at kolehiyo, tutukan po natin 'yon. Lagyan natin ng eskwela, kunin po natin ang mga bata, kagaya na ginagawa po namin sa Innovative College sa nakalipas na 18 taon. Ang aming mga katutubo na nag-aral sa aming paaralan, humigit ng 1,000 mag-aaral. Kami lang po ang isa sa mga paaralan na tumutok po sa mga katutubo. At napansin po natin, marami sa mga, maski hindi katutubo po ha, maski mga damuong na sinasabi natin, mga Tagalog at katutubo, marami po ang hindi nakapag-aral dala ng kahirapan. Pag napaunlad po natin ang mga pamilya, sigurado po ang allowance. Marami po, may free education na po ang ating minsu, pero marami pa rin po ang hindi nakapagpatuloy. Marami na rin po ang ating Unifast, pero natigil pa rin dahil sa kawalan ng allowance ng pamilya. Maliban po doon, kinakailangan po natin sa infrastructure naman, barangay profile. Alamin po natin ang problema ng bawat barangay. Kalsada, building, school building, covered court, street lights, gabion, tulay. Alamin na po natin lahat yan. Magkano ang problema ng bawat barangay? Magkano? Para tutukan po natin sa paghahanap ng pondo, i-add up natin ang 165 barangay sa tulong ng munisipyo, ng kapitolyo, ng kongreso, ng senado, ng tourism, ng DA, DAR. Lahat po yan, pag pinagsama-sama, kasama po yung barangay fund. Pagsama-samahin po natin para matarget po natin ilang taon tapos ang lahat ng problema ng infrastructure at kung ano pa mga development na kinakailangan ng bawat barangay para hindi na po tayo nahuli sa ibang probinsya. At yan, based nga po sa sagot ni Sir Anthony, nakafocus siya sa profiling pagdating sa kabataan or sa mga katutubo natin sa education. So titingnan kung sino yung mas nangangailangan. And in terms naman sa infrastructure, ano ba yung mga problema ng barangay at para mas mabigyan siya ng pansin. So ngayon naman po, pakinggan natin si Sir Mario. Sir? Sa lahat po ng ating mga IPs o katutubong mangyan na 7 tribo, inihikayat ko po kayo na iboto niyo po si Mario San Juan Floren Condia, number 1 po sa balota. Yung lahat po ng inyong daing na ngayon po ay pinakita niyo po sa akin, edukasyon po at saka karsada, sapagkat kayo po ay huling-huli na po sa nakalipas pong 30 taon. Hanggang ngayon, ganun pa po ang itsura ng inyo pong lugar. Kayo po ay napapabayaan. Kaya po kayong 7 tribo ng mga kabataang indigenous people, ilagay niyo po si Mario San Juan Floren Condia sapagkat damang-dama ko po yung inyo pong hinaing na tungkol po sa edukasyon. Pagdating po sa edukasyon, ang aking pong ilulunsad na proyekto ay may kaugnayan po sa virtual science development. Ibig sabihin po, lahat po ng ating mga katutubong IPs, kinakailangan po ay maging edukado at tumaas po ang antas ng kanila pong pamumuhay. Pagdating po sa espraktaktura, kailangan po natin, ako po ay magpapanukala ng batas na tinatawag po nating decentralization of barangay power. Biruin mo ang laki po ng ating pong mga katutubo, yung area po nila. Pero po, under po sila ng isang barangay na ang nagmamanage po ay hindi po mga katutubo. Kaya pag ako po ay naging congressman, magkakaroon po ng barangay ang mga katutubo po natin. Yun po yung decentralization
of barangay power para po sa mga katutubo. Kasi pag mayroon po silang sariling pamamahala ng barangay, yung pong infrastruktura, malalagyan po nila ng budget, hanggat may sariling budget po ang isang barangay na katutubo. Panahon na po ito para ipasa sa Kongreso sa buong Pilipinas ng lahat ng may katutubo po, particular dito po sa lawigan ng Oriental Mindoro po. Okay, si Sir Mario po ay nagpahayag na ang pagpapromote ng virtual science education ay isa sa kanyang magiging advokasya at ang pagpapatupad ng maayos na infrastructure para sa ating mga katutubong mangyan upang lumawig at maging maayos ang kanilang pamumuhay. Nais ko lang po, Sir Weng, Sir Hans, na magbigay ng isa pang katanungan sa ating mga kandidato. So, nagpahayag po kayo ng inyong malinaw na programa, nais na programang ipatupad sa ating mga katutubong mangyan sa larangan po, sa aspeto po ng edukasyon. Nais ko lang po maitanong sa inyo na sa paanong paraan po ninyo matutulungan ang ating Department of Education sa pagpapatupad at pagpopromote ng tinatawag nating Indigenous People's Education. Sir Honorable P.A. O'Malley, so sa paanong paraan po ninyo susuportahan ang ating Department of Education sa pagpapatupad ng tinatawag po nating Indigenous People Education? Siguro dapat tama si itong aking inaanak, si Mario, no? Na magpasa tayo ng bata. Natutugon doon sa problemang yon. At isang honest to goodness na batas na kung saan talaga ipapa-implementa natin. Ang dami nating batas pero unfortunately pagdating sa implementation, wala pong nangyayari. Kung minsan may batas, hindi naman nilalagay ng pondo. Kung minsan, hindi naman nilalagay ng IRR. So siguro dapat tutukan natin ito. And once and for all, talagang gawin nating honest to goodness na kung gusto natin tumulong, tulungan natin talaga. Hindi pwedeng lip service lang tayo. Kailangan talaga tulungan na natin itong ating mga IPs. Thank you, sir. Ma'am Joanne. Alam niyo po sa aking pag-iikot, ang dami po talagang mahihirap nating mga kababayan, lalo na po ang mga IPs. Nakausap ko po sila harap-harapan, personally po. Ako po yung nakipagdialogo po sa kanila. Ngayon, since wala pa po tayong batas with DepEd regarding po sa education ng mga IPs, siguro po ang una ko pong gagawin pag ako po ay kongresista na is to sit down with DepEd and to sit down dun po sa namumuno po ng mga ating katutubo. And I would go into dialogue with them. Pag-usapan po namin kung ano pa ang best way para po tayo ay makatulong, lalo na po sa quality of education ng ating mga katutubo. Dahil talaga po napaka-importante yan. Meron nga po akong nakausap na isang katutubo at sinasabi niya po sa akin, Madam Congresswoman, kung pwede po ay tulungan niyo naman po kami dahil kailangan po namin mag-aral. Nakakaawa naman po talaga. Imagine, wala po silang pera. Ang hinihingi po talaga lang nila ay maturuan po sila na mabuti. So yan po talaga, maasahan po ninyo si Joanna Valencia po, pag nakaupo na, tutulungan ko po ang mga ating katutubo. Maraming salamat po. Sir Yap. Okay. Sir Anthony. Tatanungin ko po, yung IPs education, isang batas na ba o isang pulisiya na ba ng DepEd yan o hindi pa? Sana po itong pulisiya ng DepEd. Okay. Kung tutuusin po, kung pulisiya siya, sa tingin ko po, parang basurang pulisiya siya. Alam nyo bakit? Kasi ang education is education for all. Education for all, Hindi kinakailangan magkaroon ng segregation na IP siya o damo o anuman. Ang kinakailangan po, alamin bakit hindi nakapag-aral ang bata. Kasi karamihan sa mga katutubo natin at hindi nakapag-aral, sobrang layo ang kanilang lokasyon ng kanilang tahanan sa school na kanilang pupuntahan. Imagine nyo po kung ilang bundok po ang kanilang nilalakad araw-araw. At kung sakali pa, ilog, pag nagkaroon po ng pag-ulan, pagbagyo, tumaas ang tubig sa ilog, walang mga tulay, walang belly bridge. Yan po ang problema po natin. Kinakailangan natin pagandahin po ang infrastructure, road, tapos maliban po doon, magtayo po ng mga paaralan sa mga liblib at para matutukan. At kung sinasabi natin, kinakailangan kaunlaran ng bawat pamilya. Okay, Sir Mario.
Once na ma-elected po tayo na congressman ng segunda distrito ng Oriental Mindoro, I will file a bill entitled na a comprehensive and systematic IPS education system. Lahat na po yung kasama na po doon lahat. Pag sinabi po natin comprehensive at systematic IPS education system, nandiyan na po ang eskwelahan, nandiyan na po ang budget para po doon sa mga IPS, nandiyan na po lahat. So kailangan po natin magpasa ng batas na yan po ay magiging bahagi po ng Department of Education na i-implement po nila para po sa kapakanan ng ating po mga IPS. Kung wala pong batas na magagarantiya para po sila ay suportahan kahit anong pong gagandang programa na ating pong implement sa kanila na para po sa kanila, eh wala rin pong mangyayari. Kaya kailangan po magpasa ng batas na yun ay magiging bahagi po ng tungkulin po ng Department of Education para po sa ating mga IPs. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong napakaganda at napaka-komprehensibong sagot para sa ating unang katanungan. Ito naman po ang ating pangalawang tanong. Para sa pangalawang tanong, ang una pong sasagot ay si Ms. Joanna, si Sir Anthony, Sir Mario at Honorable Umali. So ang katanungan po, ang Oriental Mindoro ay kilala bilang food basket ng Nimaropa. Sa panahon po na kayo'y mahalal bilang congressman ng pangalawang distrito, ano pong batas ang inyong babalangkasin upang mapanatili ang ating pagiging isang food basket dito sa Nimaropa? Yes, Ma'am Joanna. Yes, alam niyo po nung panahon po na aking ama, tayo po ay number 4 food basket ng buong Pilipinas. At siguro po ang gagawin ko pong batas, marami po na kaming dialogue na ginawa po ng aking ama hanggang sa ngayon. Meron po kaming bisita para po sa agribusiness. At siguro po ang gagawin po nating batas ay ang pagbabawas po ng importasyon. Dahil po sa ngayon po, yung importasyon po na yan, yan po ay nakaka-apekto sa ating mga farmers. Kawawa naman po sila. Ako po ay nakikipag-usap po sa kanila. Sila po ay lugi sa ating mga pamimili dahil po tayo po ay very open, unlimited po ang ating importation. So sana po ang aking pong gagawin batas ay siguro ay malimitahan po ang ating importation para naman po ang ating mga produkto dito po sa Oriental Mindoro. Yan po ang ilalabas po natin, yan po ang ikakalakal po natin sa iba't ibang probinsya dito po sa buong Pilipinas. At hindi lang po yun, pwede po tayong para naman po, sila naman po ang makatigim po ng ating produkto. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat ma'am. Para kay Ma'am Joanna, ang batas na kanyang babalangkasin ay to lessen the importation. Okay, thank you ma'am. Sir Anthony? Ako po, no? Ang paggawa ng isang batas ay abala, gastos. Napakagastos ng gumawa ng isang batas. At marami na rin tayong batas dito sa ating bansa na hindi na-implement. Pero itong sinasabi natin na manatili tayo na maging food basket ng Nimaropa region, alam nyo po ano, ang kailangan na lang ipulisiya ng ating provincial government na kung meron tayong mga prutas o dito, nakaparehas o magulay nakaparehas mula sa Maynila, huwag na tayo magpapasok. Kagaya ho ng mga manok, baboy, tapos yung mga prutas, mga bawang, sibuyas, huwag na tayo magpapasok dito. Simpleng pulisiya lang, ordinansa lang at ng mga munisipyo. Huwag tangkilikin ang mga importasyon papunta dito sa ating probinsya. Maliban po doon, suportahan po natin ang lahat na magsasaka dito sa ating lalawigan. Kailangan natin ng mga makinarya, bigyan natin at magkaroon ng database system na kung saan ang lahat ng mga magtatanim na sa mga farmers, alam nila kung sino-sino ang nagtatanim sa kanya-kanyang lugar. Kasi kung hindi natin alam, nagdodoble, dumadami ang produksyon at bumabagsak. Kagaya na nangyari sa sibuyas natin sa Occidental. Anong nangyari po? Naging 8 piso, sinunog na lang. Pero kung nagkaroon tayo ng storage facilities dito sa loob ng probinsya, asahan niyo po, tayo rin po ang maging number one exporter ng lahat ng produkto at lahat po ng mamamayan natin kikita at iikot ang ekonomiya. Yun lang at maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Anthony. Si Sir Anthony naman po ay tutukan naman po ang mga palisiya ng ating probinsya. Mas lalong palakasin pa natin ang ating local na production, okay? Ngayon naman po, papakinggan naman po natin si Sir Mario. I will try to file a bill na ang pamagat po is a agri-tourism
Development Program. When it say Agri Development Program, ito rin po ay pangkontra po doon sa ating tinatawag na batas na sumisikil po doon sa mga pagkita po ng ating mga farmers. Ito pong Agri Tourism Development o Sustainable Development Program po, lahat po ay nandun na po lahat na dapat po nating isaayos, katulad po ng input sa palay, napakataas po ngayon. Katulad po sa mga livestock, napakataas din po ng mga inputs po niyan. Ganun din po ang tinatawag po nating mga pesticide po. Sa ibang bansa, pinag-aralan po natin sa Cuba po, hindi gumagamit po ng mga pesticide at hindi rin po gumagamit ng pataba, pero maganda po ang ani nila. So kinakailangan maggawa na po tayo ng bagong approach tungkol po sa agrikultura upang sa ganun ay maibusan po ang problema ng ating po mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating po mga magsasaka. Sa pamamagitan po ng batas na ito, ay palalawakin po natin na kung meron pong tinatawag po nating pangangailangan tungkol po doon sa gastusin ng agrikultura, isasubsidize po ng government. Alam niyo po ang idea po natin, may lupa po mga farmers, pagtanimin po niyo sila, bigyan niyo po sila ng input, bigyan niyo po sila ng pesticide, paanihin po ninyo, bilhin po natin ng gobyerno sa mataas na presyo. So para wala pong gastos, pinagtanim lang po natin sila. Ganyan din po ang idea natin sa mga katutubo. Magtanim po sila, gagastosan po natin. Pag umani po, pag sila po ay minintain po nito, gagastosan po natin. Ibig sabihin po, ang nagiging problema po ng mga magsasaka, yung gastusin po sa mga inputs na ginagamit po. Tapos mura pa po ang produkto po ng palay. Kaya sa pamamagitan po ng batas na ito, ito po ang tutugon. Okay, maraming salamat po, sir. Para kay Sir Mario po, para mapapanatili po natin bilang isang food basket ng Mimaropa, para sa kanya po magtatatag o magbabalangkas po siya ng isang batas na tinatawag pong Agri-Tourism Development Program. So isang comprehensive pong programa na maprotektahan at maalalayan ng ating mga farmers. Okay? Honorable Umali. Magandang gabi po muli. Para sa akin po, no? Kailangan nating pagtulong-tulungan lahat ng pwede nating ibigay. Yung inputs sa agri, tama yan. Yung mga fertilizer, alam nyo, totoo yun. Dito sa rice tarification, ito eh, may amendment kami rito na naipasa sa Kongreso. Pero so far, ito ang problema. Ang laki nung ano natin, yung ating palay, ang mura-mura. Tapos yung ating bigas, ang mahal-mahal. So kailangan talaga, yung gobyerno i-subsidize ito. Pag hindi natin sinubsidize, walang mangyayari. Yung ating mga ano, tatalunin tayo kasi mas mura pa mag-import kesa tayo ang mag-produce. May problema pa tayong isa. Alam nyo, nung dumating si Vice President Lenny, sabi ko sa kanya, Madam VP, pwede ba kapag ka ikaw ay nanalo, ituloy natin itong tulay ng ano, Batangas, Mindoro. Sabi niya, bakit? Ano ba nangyari dyan? Sabi ko, nung panahon ni Pinoy, ito ay nakapasa na sa NEDA board. Kaya lang, interesado si ano rito, interesado si Manny Pangilinan at saka si Ramon ang nagawin ito. Pero 85 billion hindi binigyan ng sovereign guarantee ni Pangulong Duterte. So sabi ko sa kanya, baka pwede, pag ikaw ay Pangulo na, baka pwede mo naman tulungan kami, bigyan mo ito ng sovereign guarantee. Bakit? Simple lang. Alam nyo, pagka nag-signal number one, either Batangas o Mindoro, bulok ang produkto namin. Pati yung mga tao rito stranded, hindi makapunta kung saan-saan. Pero ang sinasabi ko nga lang sa inyo, tulungan nyo. At yun ang pag-asa ko, pagka nagawa yan, unang araw pa lang, gagawin ko kay VP Lenny ay ano. Maraming salamat po, sir. So sa inyong napakagandang sagot din po, tulungan ang mga farmers. At isang konkretong ihain po ni Honorable Umali ay ibalik yung magandang plano na tulay na mag-uugnay ng Batangas at ang Oriental Mindoro. Okay, at para naman po sa ikalawang katanungan, panoorin po natin ito. Ako po si Ivan Aguilon, isang mag-aaral mula sa bayan ng Bungako.
sa mga tumatakbong congressman dito sa 2nd District. Ano pong batas at sa mga batas po natin ngayon, ano po ang i-implement ninyo upang kami mga mag-aral ay makapag-aral, lalong-lalo ng mga nagkakapos o naghihirap sa panahon ngayong pandemya. Sa mga batas po ngayon, ano po ang ipapatupad ninyo o i-implement ninyo upang kami mga mag-aral ay makapag-aral sa isang pribadong kolehiyo? Okay, muli po ang katanungan sa mga batas po ngayon. Ano po ang ipatutupad ninyo o anong batas ang i-implement ninyo upang kaming mga mag-aral makapag-aral sa isang pribadong kolehiyo? So sisimulan po natin ang kasagutan ni Sir Anthony, kasunod si Sir Mario, si Honorable PA, and then si Miss Joanna. Sir? Okay. Yes, sir. Bale, alam niyo po, no, kanina nabanggit ko po, no? Kung gusto ng mga mag-aaral pumasok sa mga private school at karamihan po sa kanila ay talagang kapos sa pera, papasa po ako ng 10-15% ng lahat ng mag-aaral ng bawat private colleges sa buong Pilipinas na kinakailangan mag-absorb po sila ng mga bata na free education. Walang bayad. Hindi po natin kaya ng gobyerno na mabigyan ng pondo ang CHED. Kagaya po ngayon na po, ang gobyerno po natin, kinakapos na po, walang pera. Kaya marami po sa kanila, tigil po ang scholarship sa buong Pilipinas. Tumigil po no, nakaraang ilang linggo. At sinasabi ko na po, na ito nangyari sa ating bansa, ay talagang lubog na ang gobyerno natin sa utang. Kaya kung nagkaroon tayo ng 10-15% na mag-aral, sigurado na po yan. Kami po sa Innovative College, ginagawa na po namin yan since 2004. Almost 3,000 yearly na mag-aaral. Ang binabayaran lang po nila, 3,000 hanggang 4,000 to 5,000 pesos. Pero pag tayo po ay nagtugumpay bilang congressman, kahit walang pera po ang gobyerno, kaya po natin paaralin ang lahat ng mga kabataan sa Innovative College ng libre, ng walang babayaran. Hahanap po ako ng paraan na mapondohan po yan. Almost 130 million na po ang asset ng pamilya na inilagay namin sa Innovative College para lang mabigyan ho natin ng free education ang mga kabataan. Yun lang at maraming salamat po. Maraming salamat. So focus niya po is 10 to 15% for free education. Next po, Sir Mario. Sir? Alam niyo po, sa totoo lang po, nung ako po ay kabataan pa rin po, talagang ako po ay nangangarap na makapag-aral po sa isang pribado pong paaralan. At yan po ang ating pong hinahangad sa ating pong mga kabataan. Nais po natin silang iantas, yung antas po ng kanilang pamumuhay ay maiangat sa pamamagitan po ng tamang edukasyon at naipoprovide po ito ng ating po mga pribadong paaralan, subalit ito po ay napakamahal. At dapat po, ang gawin po natin, kapag ako po ay naging congressman, maglalaan po tayo ng pondo para po magtatag ng eskwelahan pribado sa mga kabataan sa bawat bayan. So, i-encourage po natin ang iba pa pong mga pribadong paaralan sa ibang lugar na pumunta po dito at magbigay po ng subsidiya ang ating pong congressman para ang ating pong mga kabataan ay makapag-aral po sa pribado pong paaralan. Kailangan po ito po ay naka-scattered po sa iba't ibang lugar. Hindi lamang po sa isang lugar. Dapat po lahat ay meron po pribadong paaralan na nasa iba't ibang lugar dito po sa ating sa Oriental Mindoro, particular sa 2nd District of Oriental Mindoro. So kaya po, in-encourage po ko po lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon, subukan nyo po na ihalal po ninyo si Mario San Juan Florencondia, number one po ko sa balota, at doon ko lang po magaganap yung pagtulong ko po sa inyo. Pagdating po sa usaping ng tinatawag po nating education sa pribado po. Ako po ay naging working student, nakatapos po ako ng ilang course sa mga pribadong paaralan po nang hindi po ako ginastusan ng aking pong magulang, pero ako po ay nagpaalipin sa ibang mga tao para lang po ako'y makatapos. So yan po ay idea po ni Mario San Juan Florencondia. Salamat po. Okay, Sir Mario. So focus niya po is private colleges sa bawat bayan na kung saan mabibigyan ng subsidy ang mga students. Next po, Honorable Umali. Magandang gabi ulit. Alam niyo, pwede lahat yan eh. Pero kailangan kung mag-iisip tayo ng solusyon, kailangan doable. Ako, ipapanukala ko na bawat pamilya naman yan, siguro isa, pag-aralin natin. Pero pag-aralin lahat, hindi po natin kaya na.
ako na nagsasabi sa inyo, hindi po kaya natin. So kailangan maging realistic tayo. Sasabihin natin, libre lahat, hindi po natin kaya yon. Kayo na nga nagsabi, walang hong pera ang gobyerno. Eh paano pa natin sasabihin na ililibre natin lahat? So kailangan, doon tayo sa ano, yung kaya nating gawin, yung kaya nating ipangako. Mahirap mangako ng mga kako kasi tayo ay puro kandidato. Lahat sasabihin natin para lang tayo makakuha ng boto. Pero at the end of the day, magagawa ba natin? Di ba ba? Yun lang ang tanong. Doon tayo mag-stick, doon sa kaya nating gawin. Marami sa mga gawin natin. Pwedeng lahat ay gawin natin. Pero yun na nga, kailangan eh, realistic naman yung iniisip natin. Ang hirap ipangako dyan. Di ba? Dapat, hindi natin dapat ipinapangako yung lahat, yung langit. Di ba? Kung hindi naman natin kayang gawin. Pero palagay ko, doon tayo magkakaroon ng differential lang ng ano, ng idea. Okay yung mga idea natin, okay lahat yan. Pero, ang sasabihin ko lang, kailangan totoo lang. Maraming salamat. Maraming salamat para kay Honorable Umali, panukalang batas or programa that is doable. Ngayon naman pakinggan natin Miss Joanna. Ako po ay isang ina. I am a mother to 3 children, Barbara, Bea, and Brian. Alam ko po ang pangangailangan at importansya ng edukasyon sa ating mga anak. Tayo po, kung tayo po ay gagawa ng bill, bago po mapasa sa Kongreso yan, matagal na panahon. Ilang taon po ang bibilangin po natin bago po mapasaan ang bill. Dadaan po yan sa first reading, second reading, third reading. Tapos po ng third reading, aakit pa po yan sa Senado. Uulitin na naman po ang proseso. Pag na-approve po sa Senado, aakit po sa Presidente para po sa approval ng bill na yan. Siguro po, uumpisahan po natin, pag ako po ang iniluklok po ninyo, uunahin po ni Joanna Valencia ang pagkukuha po ng pondo sa gobyerno dahil meron naman pong pondo na ka-alat para dyan. Tayo po ay maglalagay ng pondo, sabi ko nga po earlier. Tayo po ay kukuha ng pondo from CHED, from the Commission on Higher Education at sa TESDA para po tayo ay makapagdagdag po ng pondo sa mga private schools para mabigyan po natin ang ating mga anak ng libreng edukasyon. Yun na po muna dahil yun po ang pinakamabilis na gawin. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Joanna. At si Ms. Joanna po ay nag-emphasize ng importance ng proper allotment of funds. Nang sa gayon ay makatulungan natin ang ating mga private schools at magkaroon ng opportunity ang ating mga kabataan na makapag-aral sa mga paaralang ito. So ang ating pong ang sunod po nating tanong ay, isa sa laging pinag-uusapan sa Kongreso ay ang Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang pork barrel. Kung sakali po at kayo ay mahalal bilang kongresista ng pangalawang distrito, paano po ninyo ito gagamitin para sa kapakanan ng inyong distrito? So ang una pong sasagot ng ating katanungan ay si Sir Mario, susundan po ni Honorable Umali, sunod po si Ma'am Joanne, at panghuli po si Mr. Yap. Alam niyo po, napaka-importante rin po na ang congressman po ay meron pong budget galing po sa ating national government sa pamamagitan po ng tinatawag po nating pork barrel ho. Ang dapat lang po ay ayusin po, italagay po sa tama. At ngayon pong panahon pong ito kasi ay survival. Dumaan po tayo sa pandemic. So ang gagawin po natin, yung lahat po ng mga organized group, yung mga organized group po, paglalaanan po natin ito ng pondo para po sa hanap buhay. Katulad po ng iba't ibang mga organisasyon, katulad po ng ibang limbawa ay ito pong Guardians, isang organization po yan, i-encourage po natin sila na sila po ay mabigyan din po ng kaukulang pondo para sa paghahanap buhay. At ang mga hahanap buhay po na aking kung gustong paglaanan po ay yung pong tinatawag nating hog and pigs production. Sapagkat napapabayaan po ito. Eh, hindi naman po masama yung tayo po ay magkaroon mga infra-project, karsada, etc. kung ano. Pero sa panahon ngayon ito, pagkatapos ng sa pandemic, kailangan po natin i-survive yung pong pangangailangan ng pamilya sa pamamagitan po ng paglalaan ng pondo ng pork barrel para po sa development ng mga negosyo at ibang-ibang uring negosyo, dagdag puhunan po sa ating pong mga kababayan. Hindi po yung nakafocus lang po doon sa ganun. So lalagyan din po natin ang pondo yung pong ating pong mga marginal sector, mga poorest of the poor,
sa pamamagitan po ng mga organized group upang sila po ay maramdaman nila na meron pong pagtulong po ang ating pamamalaan sa pamamagitan po ng Kongreso. So yan po ang pabibigyan po natin ng pansin at yung po mga infra project at mga eskwelahan po, paglalaanan din po natin yon. Kaya napaka-importante po ng isang congressman ay meron pong pork barrel. Lamang po nagiging masama po ito kapag hindi po nailalagay ng tama o kaya po ay pare-pare o parehas o lahat po ng sektor ay dapat magtamasa po nito. Maraming salamat po. Okay, si Sir Mario po ay nagbigay ng emphasis sa kahalagahan ng paglalagay ng pondo sa ating mga organized groups upang sila ay makapag-promote ng mga livelihood programs. Okay po, susunod po natin ay si Honorable Umali. Ako, kung ako ang tatanungin, babalikan ko talaga, babalikan at babalikan ko livelihood at trabaho. Bakit? Ito po ang kailangan natin talaga. Lahat tayo, ang daming nagugutom. Bakit nagugutom? Kasi wala akong pinagkakakitaan. Wala akong livelihood. Kaya ako pabalik-balik ako, sinasabi ko, kailangan natin livelihood. Aanuin natin yung mga infra na yan kung wala namang kinikita, wala namang pinagkakakitaan na ating mga kababayan. Hindi po pwede yun eh. Kaya kailangan talagang unahin natin livelihood. Ito ho, ang kagandahan ng livelihood, isang beses ka lang magbibigay. Hindi kailangan lagi ka magbibigay dahil sila mismo napapalaki nila. At tayo, pwede tayong ano, pwede natin bigyan ng bonus. Pag maganda yung mga nangyayari doon sa project na binigay natin, aba, eh pwede natin dagdagan kahit taon-taon pa yan. Basta ang importante lang, meron silang pinagkakakitaan. At pag nagawa natin yon, palagay ko, solve natin ang problema sa buong probinsya. Wala tayong magiging problema kung magagawa natin yan, kung mabibigyan natin ng livelihood. Pagka nagkasakit sila, meron silang pambayad sa ospital. Pagka nagugutom sila, meron silang pambili ng pagkain. Ang laki po ng multiplier effect dito. Di ba? Yung mga ano, gagawa ng bahay, yung gagawa ng mga damit, gagawa ng kung ano-ano, lahat yan, kung may pera ang mamamayan. So, ito ang pagkukulan natin ng pansin. Hindi ako naniniwala doon sa mga ibang pagkarami-raming pinaplano. Pero at the end of the day, ano ba talaga ang kailangan natin? Kailangan natin tugunan ang problema natin sa kahirapan. Maraming salamat po. Okay, thank you po, Honorable Umali. Honorable Umali, emphasize po again the importance of livelihood as a source of employment and a source of income among households po ng ating lalawigan. At isusunod po natin si Ms. Joanna. Alam niyo po, there has been so many issues regarding the pork barrel ng mga kongresista. Si Joanna Valencia po ay may 10-point agenda. Alam rin po natin, ang kongresista, ang main job niya po ay ang paggagawa po ng batas. Pero ang gusto po ni Joanna, tayo po ay lalabas doon. I will go outside of the box. I will not let myself be limited only to the filing of a bill and having it passed in Congress. But ang gagawin po ni Joanna Valencia, I have a 10-point agenda. Ano-ano po yun? Number one, power and energy. Number two, agro-industry. Number three, education. Number four, infrastructure. Number five, tourism. Number six, maayos na kalikasan. Number seven, kabataan at senior citizen. Number eight, transportation and communication. Number nine, education. And number 10, pabahay. Yan po ang gagawin ni Joanna Valencia. And I will not let myself be limited to the confines of just making a bill or filing a bill in Congress. Yan po ang gagawin natin. At yung pork barrel po na yan, gagawin po natin at ilalagay po natin sa tama. At hindi po tayo muli. At uulitin ko po, lalo na po sa infrastructure, hindi po ako magpapatibag ng kaling ayos pa at ilalagay po natin ang pondo ng gobyerno sa tama po. Maraming salamat. Maraming salamat, Ms. Joanne. Si Ms. Joanne po ay magkakaroon ng 10-point agenda na kung saan siya po ay lalabas, out of the box ang sinabi po niya sa pagganap ng kanyang mga tungkulin bilang kongresista kung sakali man po na siya ay mahahalal. Susunod po natin si Sir Anthony. Sa tuong buhay, alam niyo po ang PDAF at pork barrel. Matagal na pong issue na po yan sa buong Pilipinas. Pagdating po ng pagpapasa ng national budget, ang pork barrel po, sigurado po yan, napupunta sa infrastructure development. Alam niyo po, pag sa infrastructure development, meron niyang kickback, meron niyang SOP. Alam na po yan sa buong Pilipinas.
pero nakakalimutan po nila ang social services. Ano po yung social services na kinakailangan? Paunlarin po natin yung human development. Yung human development po, no, kagaya ng sinabi ko po kanina, education, isa na po yon. Ang pangulo po, yung kalusugan ng mga tao, medical care, maliban po doon, housing at trabaho. Pag sinabi nating housing, talagang mamigay tayo ng bahay. Hindi negosyo po ang bahay. Lalo na po kung ang isang pamilya ay walang kakayanan na magbigay, bumili ng sariling tahanan dahil sa liit ng sweldo na kanyang araw-araw na natatanggap sa trabaho. Maliban po doon, sa mga may sakit, kailangan gamutin na po natin ang mga may sakit. Kasi marami po na sa atin, kung kailan delikado na po, ambulansya po ang natutukan. Imbis na medical, imbis na gamot. Kaya kalimitan po, walang naibibigay na libreng gamot. Maliban po doon, yung sinasabi natin trabaho. Magpapatayo tayo ng maraming pabrika. Susuportahan po natin ang pagpapatayo ng kagaya ng food processing, rice processing. Yan po, storage facilities para po sa mga agrikultura na kung meron tayo dito sa ating probinsya. Para na po lahat po pagpapaunlad ng pamilya. Kasi kung hindi po itinutok natin sa buhay ng pamilya, sa tagal ng panahon, ano ang nangyayari sa mga pamilya dito sa loob ng probinsya? Lalabas pa ng probinsya para maghanap ng trabaho. Babalik ulit dito. Marami na po sa aking mga katunggali na yan na po ay nakapagsilbi at hindi nila naayos ang buhay ng bawat pamilya. Okay, thank you Sir Anthony. At ang mga programa po ni Sir Anthony ay magpo-focus sa human development para magkaroon ng improvement sa employment, sa pamumuhay at also sa agriculture dito po sa ating lalawigan. Sir Hans? Yes, at ang huli pong katanungan ay nakatuon sa transparency. Sa ating mga kandidato, sa isinagawang survey noong 2019 ng The Open Budget Survey, isang malayang pandaigdigang organisasyon na may layuning tasahin ang level ng pagkakaroon ng malayang pag-access ng publiko sa mga dokumentong mayroon ang gobyerno. Ang Pilipinas ay kinilala na pang-sampu mula sa 170 na bansa matapos makamit ang 76% na score. Higit na mataas ng 31% kumpara sa pandaigdigang katampatan na 45%. Ang tanong po, bilang naglalayon na mahalal sa Kongreso, ano ang nasa sa isip mong batas na iyong ipatutupad upang higit na mapataas ang transparency sa bansa o kaya naman ay mapanatili ang mataas na grado sa nasabing usapin? Muli po ang katanungan, bilang naglalayon na mahalal sa Kongreso, ano ang nasa sa isip mong batas na iyong ipatutupad upang higit na mapataas ang transparency sa bansa o kaya naman ay mapanatili ang mataas na grado sa nasabing usapin? At sisimulan po natin ang kasagutan mula kay Honorable Umali. Sir? Magandang gabi po ulit. Alam nyo, yung transparency, dapat talaga yan. Suportahan natin, dapat todo-todo yan. Alam nyo, sa Kongreso, ito po ay napakarami ng ipinasa, no? Pero unfortunately, ang daming kumukontra dahil ayaw nila maging transparent. So, ako, tutuloy natin yan at pagtutulong-tulungan natin yan na maipasa, finally. Kasi ang hirap po nitong ginagawa natin, tama nga yung sinabi ni ano, na ang tagal. Alam nyo, dadaan po yan sa first reading, sa second reading, sa third reading. Nakapasa dyan, dadali mo sa Senado, ganun din ang proseso. Tapos pagkatapos yan, meron pang mga bycam. Pagkatapos yan, dadali kay Presidente. Pero pagdating kay Presidente, veto. Binibito. So paano ang gagawin natin? Dapat talaga, palakasin natin yung ating hanay. Pagtulong-tulungan natin ito, hindi pwedeng ganun. Na pag-ayaw ng Pangulo, ibibito lang ng ganun-ganun na lang. Pinaghirapan po yan ng Kongreso. Pinaghirapan po yan ng Senado. Ang hirap naman sa totoo lang. Kawawa naman yung mga tao. Kailangan talaga maging transparent para walang nakakalusot. Meron nga hindi nagbabayad ng tax eh. Pwede ba yun? Di ba? Papabayaan ba natin ganun? Hindi pwede yun. Kaya dapat talaga ay maging ano tayo, maging bantayan natin ito. Hindi na pwede yung dati. Hindi na pwede yung
business as usual. Ngayon po, kailangan nating maging, ano, maging bantay. Bantayan ito. Tingnan natin kung paano ayusin ito. At tulong-tulong tayo. Hindi po namin kaya kami lang. Pagtulong-tulungan po natin, lahat tayo magsama-sama tukol din. Okay po. At ngayon naman po, pakinggan po natin si Ma'am Joanna, ma'am. Hello. Kahit saang sangay po ng gobyerno, o kahit saang gobyerno po sa buong mundo, importante po ang transparency. Bakit po? Dahil doon po natin makikita kung talagang tama po ang ginagawa ng ating gobyerno. Ang bill po na ipapapasa ko, kailangan po, tayo po ay ngayon ay nasa digital age. Lahat po ng ating mga anak, kahit na yung pinakamaliliit na bata ay marunong na po gumamit ng telepono, ng mga smartphones. Ang dapat po natin gawin, ang lahat po ng sangay ng ating gobyerno dito po sa buong Pilipinas, kailangan po ay computerized na po lahat para po ma-document lahat po ng transaksyon na nangyayari po sa bawat sangay ng gobyerno na easily accessible po sa lahat po ng mamamayan ng ating lalawigan o ng buong Pilipinas. Kailangan po easily accessible para po sa ating lahat, para po makita natin kung talagang tama po ang ginagawa po nila. So yun po ang bill na ipapapasa ni Joanna Valencia, ang pagiging highly computerized at easily accessible to all citizens of the Philippines. Thank you. Salamat po. At ngayon naman po ang kasagutan ni Sir Anthony. Alam niyo po, no, meron na tayong freedom of information. Naipasa na po iyan. Sa tingin ko po, strict implementation. Kung sakaling sino man po sa sangayan ng mga gobyerno na ayaw maglabas ng impormasyon, kailangan magkaroon sila ng civil liability. Kasuhan agad para madala. Kasi pag hindi natin gawin yan, asahan niyo po iyan, masasanay sila na hindi sila maglabas ng impormasyon. At kailangan ma-digitize na natin. Digital information, kailangan naka-web na sila sa bawat ahensya. Sa tingin ko po, hindi na kailangan ng batas yun eh. Strict implementation na rin po ng bawat departamento. Nasa digital age na po tayo. Kinakailangan po natin na sumunod na para lahat po ng ating mga kababayan, mabilis po ang transaction sa gobyerno. Kasi sa tagal po, nasa layo, sa mahal na po ng pamasahe ngayon, kung lahat po no, naka-ano na, naka-computer na, mabilis na eh. Kahit nasa barangay, pwede ka na kumuha ng PSA. Pwede ka na kumuha ng TRO sa TOR sa mga school. Diba? Lahat po yan. Kailangan na strict implementation lang po ang kailangan. Wala ng mga batas kasi sayang ang panahon eh. Kailangan po magkaroon tayo ng Pangulo o di kaya ng ating nasa lokal, pagkaisahan, kausapin ng lahat ng mayor, sumunod. Sa ating sa gobernador, sumunod. Yun lang po eh. Kung meron po tayong mga congressman na ama ng distrito na mas mataas po sa gobernador, mas mataas po sa ating mayor, mas mataas po sa ating mga barangay, at magkakaisa na magkaroon po tayo ng freedom of information sa lahat po ng ating mga LGUs, sa tingin ko po susunod sila eh. Kung matino po ang congressman, susunod po sila. Pero kung ayaw po nila ilabas ang impormasyon dahil sa korupsyon, asahan niyo po pahirapan. Para kang dumaan sa butas ng karayom. At ngayon naman po, Sir Mario. Alam niyo po, natutuwa po ako doon sa ibinigay niyo pong information tungkol po doon sa grado po ng ating pong transparency. Sana nga po ito'y ma-maintain po natin at ma-improve pa po. Kung anong batas po ang dapat, ito po kasi yung transparency po ito, may kaugnayan po ito sa transaction sa gobyerno na may uri po ng graft and corruption. Ngayon po, ang batas ko pong ipapail ay yung pong tinatawag na anti-corruption law. Ang gagawin po natin, kasi po ang mga tao po, sa totoo lang po, pag may nakikita po siya ng anomalya, wala pong mapagsumbungan. Ngayon, yung malalakas ang law, pumupunta po sa ombudsman o pumupunta po sa mga agency na dapat po nilang pagsumbungan. Nasa Metro Manila pa po yun. Minsan po, nasa sentro po ng probinsya. Katulad po dito, ang ombudsman po, nasa Calapan. Ang gagawin po natin, sa pamamagitan po ng anti-corruption law na ito, bawat munisipyo po, meron pong tinatawag po na opisina ang anti-corruption law po ito. Sila po ang magbabantay. So lahat po ng tao na meron pong hinaing, dito po pupunta. Kasi nga po, kaya tinatamad po ang tao na mag-report nung kananalaman niya ng anomalya o yung hindi pagbibigay ng yung pong mga impormasyon ng sa pong opisina ng gobyerno, sapagkat nga po napakalayo. So sa pamamagitan po ng batas na ito, lahat po ng lugar
ng munisipyo ay meron po at lahat ng departamento ay meron pong opisina para po sa anti-corruption law pong ito. So ibig sabihin po, eh lahat ng tao doon magsusumbong. Noong nasa, hanggang ngayon po, bilang media po, ito po ang isang nagiging problema po namin. Ang mga departamento, nung hindi po naglabas ng mga SAP, ayuda, inimbestigahan po namin. Aba, yung mga department po at saka yung mga tao po niya doon ay ayaw pong ibigay yung information kahit ini-insist po namin executive number 2 na yung tungkol po doon sa tinatawag na freedom of information. Kaya sa pamamagitan po ng batas na ito, lalo pong tataas ang ating pong data tungkol po sa tinatawag nating transparency. Maraming salamat. Okay, maraming pong salamat po. Sa ating huling katanungan, ano about sa transparency? So naririnig po natin, so suportahan po natin ito, papalakasin natin ito. Gawin natin itong digital para accessible ng nakakarami. Suportahan natin ito, i-emphasize natin ito ng maigi. At ang isa pang pwedeng solusyon din ay yung tinatawag ni Sir Mario na anti-corruption law. At natapos na po tayo sa mga katanungan ng ating mga sektor. Napakinggan na po natin kung paano sinagot at binigyan solusyon ng ating mga kandidato ang napapadahong isyo sa iba't ibang sektor ng 2nd District ng Oriental Mindoro. At sa aming pagbabalik ay dadako na tayo sa ika-apat na parte ng forum na pinamagatang Piksyonaryo. Tutok lang po kayo at magbabalik po kami. She's okay and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and in my mind. She sees the day whenever she's nearby. So nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, so she reads me right and wrong. All I need, yeah. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Every time I see her. Thankful ako kasi it's parang my last activity as the president and the push. And of course, it's something na gusto ko rin ibigay na talaga sa mga first years and second year students na hindi pa nakaka-experience ng college life. At least nabigay namin sa kanila yung opportunity to participate in such an activity. Talaga, tuwan-tuwa kayo sabagkat masaya yung mga estudyante at the same time, napufulfill talaga ako. So clear she saw that I need all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I'm here. I know what it feels like. Sa napakasayang event yung night house natin sa araw na ito at sa kahapon. As the first time na umattend ng isang event, ng big event dito sa Divine Word College ng Kalapan is napakasaya at enjoy namin yung moment. We are ensuring the holistic development of our students. Tatak Divinista, tatak Mahusay. Every time I see her. As a nation rich in history and struggle for freedom and democracy, our country becomes stronger when citizens of all ages, backgrounds, sectors, and groups participate in registration,
to education, and to vote, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Filipino citizens, it is crucial that we understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, or the right to suffrage, registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter. In the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country. Suffrage is the right of all nations. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has a right of equal access to public service in this country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in ergodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent re-voting procedures. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step towards empowering our societies and communities to be part of the change we want to see in our country. Understanding our right to vote is the first requirement of becoming an effective, living electorate. Sabi niya ganyan, Dear Lord, politics is your gift to us. Ang politika ay handog mo sa amin. Nandito po tayo muli sa BOTO MINDORO Tapatan 2022, the No Holds Barred 2nd District Congressional Candidates Forum, para sa isa pang set na ating mga sagot mula sa ating mga kandidato. Narito ang piksyonaryo kung saan ilalarawan ng ating mga panauhin ang tatlong litrato na kanilang napili kanina. Mayroon silang 30 segundo para ipahayag ang mga naiisip nila tungkol sa litrato. At ang No Holds Barred team ay naghanda ng iba't ibang larawan na kung saan nag-assign tayo ng number para dito. At kanina lamang during their orientation ay namili ang bawat kandidato ng 3 larawan para sa parteng ito. Paalala lamang po sa ating mga candidates, ito po ay maaari o maaaring hindi konektado sa politika at ito ay literal na anything under the sun. Sana po ay ma-enjoy natin ang segment na ito. At simulan na natin ito kay Ma'am Joanna. Okay, ma'am. At ang una niyang larawan ay number 2. Number 2. Ito po ay larawan ng isang yate. Alam niyo po, mahal po magkaroon ng isang yate dahil mahirap po at mahal po mag-maintain ng isang yate. Hindi po lahat ng tao ay nakakabili po ng yate, no? But yan po ay maganda po para sa tourism din. Yes. Next picture, ma'am. Number 19 po. I think this is an electric bicycle. Yes. It's an electric bike or electric 19. Trike. Yes. I think maganda po yan sa ngayon dahil yan po ay isang electric
tricycle noon, yan po ay hindi nag-i-emit ng pollution. Hindi po katulad ng mga tricycle na ginagamit natin ngayon at nung sinauna pa na gumagamit ng gasolina, tayo po ay nagkakapag-emit ng masamang gas no sa ating environment. So maganda po ang paggamit po ng ating electric bike. Last picture po. Number 6. Oh, this is a wall clock. This is a alarm clock. Importante po alarm clock. Dapat po para po tayo ay laging on time sa ating mga meetings at sa ating mga appointments. Okay, very well said po. Thank you po. Thank you very much, ma'am. Ngayon naman po, punta tayo kay Sir Anthony. Sige sir, kayo na po mag-open na ating mga envelopes. Picture number 3. Number 3. Saan po? DWCC. Ito po yan, ang ating main. DWCC, Divine World College of Calapan. Ano po? Isang karangalan, institusyon, at kinabukasan ng mga kabataan na nakapagtapos dito sa paaralan ito. Next picture po, number 9. Turismo. Itong sa Tamara Falls. Ano po? Turismo ang magbibigay kaunlaran, dagdag kaunlaran, pero kinakailangan rin po natin kaunlaran ng bawat pamilya para ang lahat ng mga local tourism areas ay umunlad. Next picture po, number 13. Mount Halcon, kalikasan, kailangan protektahan natin at patuloy natin ipaglalaban yung 25 years moratorium para hindi na po natin masayang po. Dito po tayo kumukuha ng tubig sa buong Oriental Mindoro. Maraming salamat, sir. Now, punta naman po tayo kay Sir Mario. At ang una niyang larawan ay picture number 7. Okay. Ito po ay masyadong nanideglect po itong person with disability pong ito, itong sector pong ito. Kaya pag ako po ay naging congressman, ito po ang ating bibigyan po ng kaukulang pansin, ang ating pong sektor ng PWD. So napakadami pong pangangailangan nila sapagkat wala po itong papagkunan po ng regular na ano dahil nga po may mga kapansanan. Kaya pag tayo po ay naging congressman, maglalaan po tayo ng budget dyan, susundutin po natin yung lahat at sa DSWD, lahat ng mga budget para po sa DSWD, para po sa person with disability. Next picture po. Ito po naman ay sa panahon po ng pandemya at hanggang sa kasalukuyan, malaki po ang naitulong po nitong Lazada po at saka ng Shopee para po tayo maka-order ng mabilisan na hindi na po tayo umaalis doon sa ating lugar. Ito po ay naging malaking solusyon po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng lahat ng mga produktong may kaugnayan po sa ating mga pangangailangan. Kaya saludo po tayo sa Lazada po at saka sa Shopee. Hanggang ngayon po ay nakakatulong po sila. And last picture po. Ayan po, Big Brother, ano lamang po, kung may pagkakataon po sana, makapasok pa rin po ako dyan kasi dyan po nadidevelop yung ating pong mga kabataan at iba pong mga, yung ating pong mga nagnanais na maging pong artista. Ay wala na po akong pagkakataon, kaya po ini-encourage po natin yung ating mga kabataan na sumali po kayo dito sa Big Brother pong ito at ito po yung mga katulong para yung ating pong mga kabataan ay ma-develop po. Ito po ay naging inspirasyon din po ng maraming kabataan, ang Big Brother po. Salamat po. Maraming salamat, sir. At ngayon naman po ay kay Honorable Umali. Litrato ito ng 7-Eleven na ngayon ay nagsusulputan dito sa ating lalawigan. At mukhang maganda ito kasi mukhang bawat bayan ngayon ay nakikita natin yung pag-unlad. Maliit lang siya pero malaking dagdag ito do sa kita ng ating mga ano, ng ating mga bayan-bayan. Next picture po tayo. Number 17. Ito po ay ano, parang litrato ng LGBT, no? Nasa ngayon, alam niyo sa totoo lang, ako ay believe sa kanila. Una, dahil hindi naman sila nanganganak, pero padami ng padami sila, di ba? At pangalawa, talaga namang
yung kanilang galing ay nailalabas silang lahat. Kaya ako'y hanga sa kanila. Ituloy nila yung ginagawa ng sila at nang sa ganun, tuloy-tuloy din ang suporta natin sa kanila. Last picture po. Ito na. Number 20. Electricidad. Alam niyo dapat talagang tayo mag-isip-isip na bakit kanyo. Dapat kumuha na tayo ng mga renewable. Ako nakakalungkot sa akin. Naglagay ako ng solar, 'di ba? Solar panels. Unfortunately, dito sa atin wala pa lang net metering. Kaya ang nangyayari, yung pinilagay ko solar, ako pa rin pala nagbabayad. Kawawa. Kawawa tayo pag ganun. Maraming salamat po. Maraming salamat, Honorable Umali. At napakinggan natin kung gaano kagaling ang ating mga kandidato sa pagsagot at pagbibigay ng idea sa iba't ibang larawang ibinigay ng No Holds Barred team. Tutok lamang kayo mga kaibigan at sa aming pagbabalik ay mapapakinggan naman natin ang mga katanungan ng mga kandidato sa kanilang katunggali. Ito pa rin ang Boto Mindoro. Tutok lamang mga kaibigan at kami magbabalik. Salamat. It's more fun in Calaban dahil may Kalahi FM sa bayan. Paniguradong good vibes always. Araw mo! Tune in us on 101.7. 101.7 Kalahi FM. Ang tunay tunog radio sa Calaban. Hay ko po, kasarap maginig din eh. Kaya hay ang buhay. Pag nakakalahi FM ka, hirahi. Dear Lord, politics is your gift to us. Ang politika ay handog mo sa amin. Kalahi FM.
ang tunay tunog radyo sa Kalapan. Haiko po, kasarap makinig din eh. Kaya hayang buhay pag nakakalahi FM ka. Hirahi! At nagbabalik po kami para sa BOTO MINDORO Tapatan 2022, the No Holds Barred Second District Congressional Candidates Forum. Live na live pa rin tayong napapanood sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Kalapan Cable Channel 8, at maririnig din sa 104.1 Spirit FM at Kalahi 101.7 DWXR FM. Mga kaibigan, dadako na tayo nung sa kanyang katunggali na tutuon sa plataporma. Sasagutin naman ang No Holds Barred question sa loob ng 3 minuto. Para po sa kaalaman ng lahat, ang bawat tanong ay personal na ginawa ng ating mga kandidato para sa kanilang katunggali. Samantala, ang lahat ng kanilang katanungan ay sinuri ng ating screening committee at ng legal counsel po ng Divine Word College of Kalapan. Okay, mukhang handa natin mga kandidato at simulan na natin ang katanungan ni Mr. Anthony Yap para sa kanyang 3 katunggali. At sisimulan po natin ang sagot, or marinig po natin ang sagot. Una kay Sir Mario, sunod kay Honorable PA, at last si Ma'am Joanna. Sir Anthony, your question please. Itong katanungan na pong ito ay para kay Mr. Mario Florenconia. What is the one most important thing should Congress do in order to prevent the spread of poverty in midst of pandemic? Well, marami na rin pong ano, there's a lot of a laws filed in Congress, particularly the Bayanihan Act, HILAS 1 and HILAS 2. So, as a congressman, palakasin lang po. Ang isyu po sa pandemic po ay nagpapatuloy. So, we need to file a comprehensive, yung pang pagdagdag, comprehensive yung pagdagdag po doon, o pagsulong at pagsusog doon sa Bayanihan Act HILAS 1 kapag muli pong dumating yung ating pong pandemic po sa ating pong buhay. At pangalawa po, ang nakita po nating malaking problema po dyan ay yung pong hospital na siya pong nagpo-provide kaagad ng medical services sa ating pong mga kababayan na nagkakaroon po ng problema in terms of pandemic. Alam niyo po, pag ako po ay naging congressman, imbestigahan din po natin kung talaga bang yung pandemic ay nangyari noong panahong yun ay may katotohanan, kasi ang dami pong luwabas na yan daw po ay gawa-gawa lamang. Kaya po, isa po sa ating pong alamin ay ang pagkakaroon po ng investigasyon tungkol po dito. Pero ganun pa man po, patuloy po nating pag-iibayuhin sa pamamagitan po ng pagtulong po sa ating pong mga, sa ating pong medical sector. Meron po kami mga binabalak po na mga hospital na itatayo dito po sa bayan ng Bungabon po, na isang medical center na may kompletong pasilidad po. Nag-usap po kami ni Mayor Elgin Malaluan at yung pong 2 hektaryang lupa ay ginagayak niya para na sa ganun ay matugunan po yung pong ating pong problema tungkol po sa pandemic. Katulad din po ng kanyang hospital, gusto niya pong gawing first level hospital, nag-uusap po kami dyan. So pag ako po ay naging congressman, balak po natin lahat po ng munisipyo ay lalagyan po natin ang makabagong pasilidad at saka mga equipment, lalong-lalo na po yung isolation place o isolation area para po sa COVID cases, kasi nalaman na po natin yung problema. Kaya kapag ako po ay naging congressman, sisiguraduhin po natin dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kung hindi man po ito masawata, tayo po ay magbibigay ng mga guidelines, mitigation, kung ano po yung makakatulong po sa ating pong mga tao na hindi po sila maapektuhan ni po itong pandemic po at ang paglalagay po ng pondo. Alam nyo, isang problema po dyan, yung pong dahil po sa pandemic, dahil po sa mga issue ng ESPAS, issue ng kung ano-ano po, marami pong kinikikilan po dyan sa Port of Batangas. Biruin nyo po, bago ka po makapasok, sisingilan ka po ng 1,005. So ito po yung mga naging epekto po doon sa atin po sa pandemya. Kaya lahat po titingnan po natin yon. Pero i-improve po natin yung Bayanihan Act HILAS 1 kung gawin po maaari po magkaroon pa po ng 3. Maraming salamat po. At ngayon naman po, katanungan para kay Honorable Umali. Same with Honorable Alfonso P.A. Umali. Parehas na question po yon.
call? May we ask both for you to repeat the question? What is the one most important thing should Congress do in order to prevent the spread of poverty in midst of pandemic? Well, babalikan ko yung sagot ko lagi. Kailangan natin ang hanap buhay. Kailangan may pera ang tao. Kailangan hindi gutom. Pag nagawa natin ito, walang problema hindi masasolve. Kung meron kang pera, meron kang pamudala sa ospital na nga. Mapapagamot mo yung pasyente. Kung meron kang pera, meron kang lahat magagawa eh. Meron kang makakain. Kung meron kang pera, meron kang mga damit. Mapapag-aral mo yung mga anak mo sa kahit anong eskwelang gusto mo. Kung meron kang pera, naku po, nandyan na lahat ang kaya mong gawin. Hindi mo na kaya nga bilangin. Sapagkat meron kang pagkukunan. So, napaka-importante nito. Nababigyan natin ng trabaho, mabigyan natin ng kabuhayan, mabigyan natin, yan ang basic eh. So, kung ang problema natin ay kahirapan, iisa lang ang kasagutan. Ito ay trabaho, ito ay pera, ito ay, paano natin gagawin yun? Bigyan natin ng pagkakabuhayan yung mga mamamayan. Hindi tayo, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang kailangan natin, bigyan natin ang hanap buhay at trabaho ang mga tao at makakatiyak tayo lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi na nga sila pupunta sa atin eh, sa mga congressman eh. Di ba? Na ospital, kaya na nilang sagutin. Nagutom, kaya nilang sagutin. Yung mga maliliit na problema, kaya nilang sagutin. Di ba? So, yun ang gagawin natin. Pilitin natin na magkaroon ng hanap buhay at ito ang gawin natin dito sa Kongreso. Magkano tayo na talagang honest to goodness ulit, uulitin ko, na batas na talagang hanap buhay ang ibibigay natin. Lahat ng tulong ibigay natin doon sa mga at maitiyak natin na sila ay magkakaroon ng pagkakakitaan. Ang dami po nitong multiplier effect ulit-ulit ko. Pero ang sinasabi ko sa inyo, lahat po yan, maayos natin kung may pera ang mamamayan, may pera ang tao, at may pera, masaya lahat yan. Wala tayong magiging problema. Hindi lagi tayong konting kibot, takbo sa politiko. Kaya naman yung mga politiko, kuminsan, di ba? Yung ibang politiko, gusto nila, mahirap yung mga kababayan nila. Bakit? Nang sa ganun, lapit na lapit sa kanila. Para nang sa ganun, ay tiyak na, no? Tiyak na, kuha na nila yon. So, wag natin panatiliin ganun. Gawin natin, magkaroon sila ng hanap buhay para lahat ay masaya. Maraming salamat. Maraming salamat. At, sir, muli po, ating ulitin ang katanungan. Ngayon, ang sasagot naman po ay si Ma'am Joanna. Same question with Ms. Joanna Valencia de Jesus. I'm going to repeat it again. What is the one most important thing should Congress do in order to prevent the spread of poverty in midst of pandemic? Alam niyo po, mahirap na tanong yan. Kasi po naranasan na po natin ang pandemic sa last 2 years po, ano? Nakita po natin ang marami po nating kababayan, hindi lamang po dito sa Oriental Mindoro, sa buong Pilipinas po, hindi lang po sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Wala pong makain ang mga tao dahil wala pong trabaho. Maraming kumpanya ang nagsasara. Kahit ang pinakamalalaking kumpanya, even PAL, ang ating Philippine Airlines, ay muntik na pong magsara. Marami pong airlines sa buong mundo nagsara. Marami pong nawala ng trabaho. Paano nga po natin yan matutugunan? Paano po natin yan matutulungan? Alam niyo po, siguro wag lang po tayo umasa palagi sa gobyerno. Dahil ang gobyerno po can only do so much. Siguro po tayo, as private citizens, hanggat kaya po natin, tayo po ay tumulong doon po sa walang nakakain, doon po sa mga less fortunate natin na mga kababayan, tumulong po tayo dahil kaya naman po natin. Kung may kakayanan po tayong tumulong, huwag po natin lahat iasa sa gobyerno. Tayo po sa ating sarili, tumulong po tayo dahil mahirap po talaga i-alleviate
ang poverty in the midst of the pandemic. At hindi ko alam kung hanggang kailan pa po itong pandemic na to. Siguro baka isang taon pa, dalawang taon. Recently, sa China, sa Hong Kong, nagkaroon na naman ng ano po, third wave ng pandemic. Sana po hindi na naman po yan mapunta dito sa ating sa Pilipinas, ano po. Again, I will repeat, sana po magtulungan na lang po tayo. If we have more than the less fortunate brothers and sisters that we have, then we give a little. Yung kaya po nating itulong, huwag po natin lahat iasa sa gobyerno. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Anthony, sa inyong no holds barred question para sa inyong mga katunggali. Ngayon naman, ang no holds barred question naman ni Sir Mario sa lahat ng kanyang mga katunggali. Sir Mario, para kay Honorable Umali. Apo, ito po ang tanong po natin kay Gob Kong. Ano ang programa para sa agrikultura, mangingisda, poorest of the poor, vendor at iba pang sektor? So ano po ang inyong programa para sa mga ito? Kailangan natin talaga tulungan sila. Paano na natin gagawin yan? Siguro in forms of subsidy. Subsidize na natin yung mga farmers natin, kung anong pwede nating bigay, yung mga farm to market, yung mga tractors, lahat na pwede, yung mga, di ba, post-harvest facilities, ituto na natin yan. Kasi naiiwan talaga tayo eh. Kahit saan tayo pumunta, yung mga special folks, ano ba kailangan nila? Ituto na natin. Bigyan natin sila ng subsidy. Nang sa ganun, umakatakot naman yung buhay na. Itigil natin yung ano. Di ba meron tayong ano, meron tayong bawal mag-isda pagkat hanggang January. Siguro dito natin ibigay yung mga pondo natin, yung mga nakukuha natin, yung mga AX natin sa panahon na ito. At ibigay kasi kailangan ito ng mga tao. So dito makakatulong tayo, ganun din sa dito sa agriculture. Tulungan na natin ito, yung sinasabi kanina ni Anthony na yung mga kailangan gawin, yung mga building, yung mga cold storage. Kung kaya din lang natin ibigay na natin lahat ito. Nang sa ganun, matiyak natin na magiging maayos yung buhay nila. So, ito po ay appeal sa atin lahat. Alam nyo, eleksyon lang naman yan. One day lang yan pagkatapos ng eleksyon. I'm sure magkakasama na ulit tayo. Hindi naman tayo maglalaban na wala naman tayong personalan. At sinasabi ko lang, tama rin yung sinasabi ni Joanna, magtulong-tulong na tayo. Yung meron ka rin lang na sobra, bakit hindi natin bigay, tulong natin doon sa less fortunate. Pag nagawa natin to, palagay ko, napakaraming, napakasayang Mindoreño. Mapapasaya natin ang Mindoreño. Kaya, kailangan din ito, no? Kailangan din talaga ng eleksyon para lang makita natin paano ba ang mga maganda itong ano, ginawa ng no holds barred na ito na kung saan talagang ano, na ipapakita natin ano ba yung gagawin natin. Importante naman naman nyo kung anong gagawin natin. Kaya bawat isa sa atin, binibigay natin ano ba yung pwede natin gawin. At malaking bagay ito. Sa aking palagay, ito, yung nagawa natin ngayong gabing ito, maraming ano rito, marami tayong nalinawan yung mga isip. At marami tayong ano, magagawa after this ano, after this no holds barred. So pagtulong-tulungan natin, tama yon, at hindi tayo magkakamali sa desisyon natin. Maraming salamat po, Honorable Umali. Sir Mario, ang iyong no holds barred question para kay Ma'am Joanna. Ma'am Joanna, ano ang programa para sa agrikultura, mangingisda, poorest of the poor, vendor at iba pang sektor? Alam niyo po, ako po ay nag-iikot sa ating second district for the past 11 months. Marami po ako nakausap ng mga farmers, marami po ako nakausap ng mga fishermen, at lahat po sila ay naghahanap ng solusyon sa kanilang mga problema sa agrikultura at sa mga fishermen. Alam niyo po sa mga farmers, ang problema po nila ay ang rice tariffication law, kung saan po mababa po ang bili po ng palay pero napakamahal po ng
pagbenta po ng bigas. At ang problema din po nila ay nasa importation. Ngayon, sa fisheries naman po, ang problema po nila, yung po tinatawag na... Hello? Hello? Yung pangingisda po nila within the 10.1 kilometer range from the shore, paano po natin magagawa yan dito sa ating lalawigan? Okay, kung ito po ang ating shoreline, lumampas po kayo doon, 10.1 kilometers, doon po palang pwede mangisda ang ating mga mangingisda. Paano po mangyayari yun? Ang katapat mo nating island, Marinduque, Romblon. E pag lumampas po tayo sa 10.1 kilometers, sakop na po ng property or ng waterline po ng mga ng Romblon at ng Marinduque. So paano po yun? Alam niyo po ang gagawin po ni Joanna Valencia pagdating po natin sa Congress at po ako po ay pagkakatiwalaan po ninyo. Ang una-una ko pong gagawin ay i-review po natin ang rice tariffication law. Kung ito po ba ay kailangan i-amend o ito po ba ay kailangan i-repeal o totally tanggalin na po. Ngayon pati po sa ating fisherman, kailangan po ma-review din po natin yan dahil wala na po magpagkukunan ng pangingisda ang ating mga mangingisda. Kawawa naman po sila. Ngayon sana po sa agriculture, meron po kaming ginagawa ngayon. Pwede po tayong magtanim sa ekta-ektaryang agricultural lands po natin. Ano po yun? Pwede po nating taniman ng ube. Bakit po? Ang ube po kasi ay safe po sa bagyo. Mindoro po is along the typhoon belt. Lagi po tayong dinadaanan ng bagyo, lagi po tayong dinadaanan ng ulan, sunod-sunod na ulan. Ang pwede po natin itanim sa ngayon na safe po sa typhoon ay ube. Meron po tayong bibili, meron po tayong investor, kausap na po natin ni RGV, na bibili po ng ating ube. Pero siyempre po dapat po for export quality. At pangalawa po, importante rin po na tayo po ang magkaroon ng cold storage. Siyempre po kasi especially po sa onion, kung saan po marami po tayo palaging supply, lagay po natin sa cold storage. Ngayon kung kulang na po, tsaka po tayo maglabas para po tayo ay makatulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Joanna, sa iyong kasagutan po. Yes, Sir Mario, ang iyong huling no-holds-barred question po para kay Sir Anthony. Sir, ano ang programa mo para sa agrikultura, mangingisda, poorest of the poor, vendor at iba pang sektor? Alam niyo po, no, sa ibang bansa, kagaya sa Japan, sa South Korea, Singapore, Taiwan, no, sa China, lahat po may suporta po na gobyerno. Ang kanilang agrikultura, fisheries, lahat po yan. Doon po, minsan, mahal ang presyo nila. Alam niyo po, pinakaresulta po niyan para tumatag po ang agrikultura at mangisda, payamanin ang mga tao. Yun lang po ang problema. Dito po sa Oriental Mindoro, marami po tayong mga produkto. No? Marami tayong produkto ngayon. Marami po nabubulok lang. Pagdating sa kabila, sa Divisoria, sa Banawe, alam niyo po, minsan hindi nabibilhan ang mga produkto natin. Nabubulok lang ang saging doon. Yung mga produkto po natin dito, masikamote po, minsan hindi nabibili. Paano mabibili kung walang pera ang tao? Bigyan ng trabaho. Magtayo ng mga facilities po dito, lahat po ng mga food processing, BDO, call center, at po na establishments na pwedeng itayo at ilagay dito sa loob ng probinsya, kailangan may trabaho ang bawat mamamayan. Alam niyo po dito sa Oriental Mindoro, ilan lang po ang ating populasyon? Na 900,000 lang. Pero karamihan po walang trabaho dahil sa problema sa kuryente. Kaya pumasok po tayo sa Ormeco para ayusin ang kuryente ng Oriental Mindoro. Pero tayo po ay na politika, kaya po tayo natanggal. Alam niyo po, ito agrikultura. Pag yumaman na po ang mga tao, agrikultura, suportahan po ng lahat ang pangailangan. Ang mga fisheries po, ang ating mga mangisda, ang kailangan po, ibaba po ang pangalaga at pangasiwa ng karagatan sa munisipyo. Sila na po ang bahala. Tayo po dito sa Bifar, sobrang higpit. Sobrang higpit. Kaya kasi sabi ko po sa mga aking mga kasama, sa aking pag-iikot, i-challenge ko po ang mga opisyal ng Bifar na kami po ay pumunta sa dagat at manghuli ng isda. Kung gaano kahirap ang manghuli, ang kinakailangan po ay ayusin na lang po ang mga net. Kung ayaw nilang mahuli yung mga karis-karis, yung mga maliliit, mga dilis, ay dilakihan ang butas. Suportahan, bigyan ho ng mga tamang lambat ang ating mga mangisda. Bigyan ho ng kagaya ng Pangulong, sabi ko po, no, lahat ng kooperatiba sa lahat ng coastal barangay, bigyan ng tigil sa Pangulong, lagyan ng bagong teknolohiya, magkaroon ng fish finder,
pag dumami ang isda, asahan niyo po, bababa ang presyo ng isda. Ang galong po ngayon po, 220 pesos. Ngayon po, ang tanong, ano po ang ginagawa ng ating mga opisyal para harapin po ang problema ng pagkain dito sa atin? Napakamahal po. Marami na po nagugutom sa ating mga mamamayan. Yan lang po siguro ang pinakasekreto. Kung lahat po maunlad, lahat po, kagaya ng mga vendors, kagaya ng mga poorest of the poor, lahat po ng sektor, damay-damay na po yan. Ikot na po ang ekonomiya kung may pera. At ang isang sekreto pa po, isang miyembro ng pamilya abroad, susuportahan po natin ang kanilang placement fee para lahat po ng pamilya mayroong OFW para makapagpasok ng pera sa ating probinsya. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa katanungan. At ngayon po, ang bibigyan po natin ng pagkakataon na magtanong ay si Honorable Alfonso Umali. Sir, ang iyo pong tanong kay Miss Joanna. At this point in your life, what do you think is your greatest achievement or legacy that has an impact in the lives of the people in the 2nd District of Oriental Mindoro? Mr. Umali, Congressman Umali, this is my first time to run for Congress in the 2nd District of Oriental Mindoro. Ang ating pong pwedeng magawa, ngayon po, I am the president of the RGV Real Estate Center. Nabanggit ko nga po, for the past 2 years, I have been going around the 2nd District dahil kami po ay gusto po namin i-develop ang 2nd District. Gusto po natin lagyan ng hotel, gusto din po natin lagyan ng mall, katulad po ng nagawa po natin dito sa Calapan. So maaasahan niyo po, pag ako po ang pinaupo niyo bilang kongresista, i-develop po natin ng mahusay ang Segunda Distrito. Okay, thank you ma'am. Sir, ang inyo pong katanungan para kay Sir Anthony. Same question. At this point in your life, what do you think is your greatest achievement or legacy that has an impact in the lives of people in the 2nd District of Oriental Mindoro? Anthony. Okay. Alam niyo po, no, since 2004, ay pinaglaban po natin ang edukasyon ng mga kabataan dito sa amin sa 2nd Distrito. So far naman po, ang natulungan po natin, hindi lang 2nd Distrito, kundi pati 1st District, meron tayong galing sa Proyecto Galera, down to the Bulalakaw, meron po tayo galing sa Semirara, may Sibali, may Occidental, at may Odyongan, nagpasok po sa Innovative College. Ilang libong pamilya na po ang ating napaangat ang buhay. At napansin ko po, maliban sa pag-angat ng kanilang buhay, napaangat na po nila ang kanilang salinlahi. Pero ako'y nalulungkot pa rin po, marami sa mga bata, kahit sa amin po sa paralan ng Innovative College, kahit po dito sa Divine World College, lahat po na pribado, mapaminso pa man, lahat po ng mga nakapagtapos dito sa mga aralan na ito, maraming walang trabaho. Doon po tayo nalulungkot. Kahit po sinabi ni Jose Rizal, na ang mga kabataan edukasyon, kailangan po kabataan ng pag-asa ng bayan, edukasyon ang pinakakinabukasan ng lahat. Pero kung wala naman trabaho, walang kwenta rin. Kaya kinakailangan job creation. Maliban po doon sa legasiyang iniiwan ko dito sa ating probinsya, itong paglaban natin sa karapatan ng lahat ng mga consumers dito sa ating Oriental Mindoro. Alam niyo po, ang ating Ormeco, pilit nilang pabulukin ang serbisyo ng Ormeco. Bakit? Pera po ang Ormeco pag na-privatize. Pera po ang Ormeco. Pag yan ay nabenta sa privado, sino mahirapan? Tayong lahat ng mga consumers dito sa Oriental. Alam niyo po, ang Ormeco ngayon, piso ang itataas ang kuryente. Next year, piso. Next year, piso. Imagine niyo po, kung mangyari yan, sino sa mga investor na papasok sa ating Oriental Mindoro? Kaya po, pag tayo po ay naging congressman, asahan niyo po, lalabanan po natin ang mga tiwali na gustong pabagsakin ang serbisyo ng Ormeco. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ako, big consumer, tayong lahat po, marami, ang Divine World, di ba, big consumer din. Apektado lahat tayo. Imagine nyo, 10 to 20% yung boses na mamayan ang aking pinaglalaban. At salamat po sa pagkakataon na ito, sa nangyari ngayon, tayo po ay andito sa politika, ito po ang legasiyang gagawin ko po, na ipaglaban ang karapatan ng pamilyang Mindoreño na paangatin ang kanilang buhay. Pag hindi po natin gagawin yan, pagtatapos ng eleksyon, anong buhay ang meron ang ating mga pamilya? Ngayon po, nabubusog sila sa 500, 1,000, 2,000, 3,000. Pero pagkatapos niyan, gutom ang katapusan niyan. Walang pera ang gobyerno, ngayon pa lang. Nangutang ang gobyerno ng 25 billion. Walang magpautang. Hirap na po.
bagsak ang ekonomiya, walang pera ang gobyerno. Sana po sa ating mamayan, magising na po tayo. Ipinaglalaban ko po ang karapatan ng pamilyang Mindoreño. Yun lang po at salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Anthony. Then, Honorable Umali, ano po ang katanungan niyo kay Sir Mario? Well, same question. Ano? At this point in your life, what do you think is your greatest achievement or legacy that has an impact in the lives of people in the second district of Oriental Dubai? Linawin ko lang po, mabuti ano, baka po hindi maganda yung aking sagot. Ano daw po yung aking greatest achievement or legacy na ginawa ko dito sa Oriental Mindoro? Alam niyo po, sa totoo lang po, ako po ay isang media. Never po akong humawak ng anumang pong pwesto sa gobyerno, pero ako po ay media. Ano po yung legacy na pwede ko pong ipagmalaki? Wala pa po ako sa pwesto. Alam niyo po ba na ang napauwi ko pong OFW na nire-rape, ginugutom, sinasaktan, kung ano-ano pa po ang napauwi ko po dito sa Pilipinas nang wala po silang gastos? Ang sabi niya po sa akin, tumatawag po sila sa gobyerno, sa LGU po nila. Ang sinasagot po, hindi po namin sakop yan. Pero ang isa kong legacy na ginawa po, nakapag pauwi po ako ng maraming OFW sa tulong po ni Secretary Bello po. Bilang media po, tinawagan ko po sila na pauwi po namin. So ito po ay isang napakalaking legacy po, sapagkat ng mga pagkakataon yun, ang kanila pong pamilya ay alalang-alala maging ang ating pong mga OFW. Pangalawang legacy po, nung panahon po ng pandemya, marami po ang na-lockdown sa Metro Manila. Na ang guidelines po ng pag na-lockdown ka, hindi ka po bibigyan ng ayuda. Tumatawag po sila sa akin bilang ano po, media. Ginagawa ko po, tinatawagan ko po ang MSWDO nung lugar na yon, katulad po na nangyari po sa Batangas. Kinausap ko po yung kapitan, nabigyan po ng ayuda po yung tao. Yung mga hindi po isinama sa SAP, yung mga hindi po binigyan ng ayuda na senior citizen, PWD, poorest of the poor. Nabigyan po at napabigyan ko po sa DSWD. Isa po yung legasiya. At isa pa pong legasiya ang pwede ko ipagmalaki. Nung panahon pong may lockdown na nagkakahigpitan po ng pasok po dito sa Batangas, Port of Batangas, ang dami pong hindi pinapapasok at kinikikilan po ng 1,500 pesos po. So ang ginawa ko po, nakipag-ugnayan po ako sa port manager kay Peter Dimayoga, nakipag-ugnayan din po ako kay General Eliezer, nabuwag po namin yung sindikato doon nung tinatawag po na layang-layang vendors na lalapit po doon sa ating mga kababayan at pagkatapos may bibentahan ng mga kung ano-ano. So ano pa po ang mga legacy na gawa ko po? Marami po tayong mga kababayan na nagkakaroon po ng problema, maging ito po ay personal, maging ito po ay legal, ang ating pong tinutugunan at yan po ay makikita po sa aking Facebook account na hinak po ng iba at gumawa pa ng fake na accounts. So yun po ang ginawa nila para hindi po babasa ng tao. Yung pong legacy ang ginawa ko po dito sa ating pong Oriental Mindoro, sa ating pong Second District of Oriental Mindoro. Hindi lang po kundi sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. At yan po ang pinagmamalaki ni Mario San Juan Florian Condia, kaya tumakbo pong congressman. Alright, maraming salamat, sir. At ngayon naman po, ang huling magtatanong ay si Miss Joanna Valencia. Ang inyo pong no holds barred question para kay Sir Anthony Yap. Mr. Yap? Bilang dating direktor ng Ormeco, ano-ano po ba ang mga konkretong nagawa niyo para maiayos ang sitwasyon ng kuryente sa ating lalawigan? Alam niyo po, no, sa loob ng 3 taon bilang direktor ng Ormeco, palagi ko po sinasabi sa Ormeco management, maglinis ng linya. Ang linya na buong Oriental Mindoro, mula Puerto Galera down to Bulalacao, napakadumi. Maraming problema po ang mga poste nakahilig. Ang mga transformer, kinakailangan i-upgrade. Pataasin ang wattage. Ang mga linya, kailangan paltan. Kako, hindi ako electrical engineer. Sabi ko, hindi ako electrical engineer. Pero ang dala-dala ko, common sense. Kasi pag hindi natin lilinisin yan at nabagsakan ng sanga, natumbahan ng puno, ay sigurado po, bagsak po ang kuryente. Nangyari po yan. Kaya ang pinaglalaban ko since 2018, pag hanggang dating ho ng 2020, medyo maayos-ayos ang kuryente. Maayos-ayos ang kuryente. Maliban po doon, ang pinaglaban po natin, yung pagpapataas ng sweldo
ng mga empleyado ng Ormeco. Imagine niyo po yung nakaraang General Manager Mendoza. Magkano ang sahod nung panahon ni GM Pat? 70,000. Pagdating po kay GM Mendoza, 150,000 pesos. Pagdating ng December, ang bonus, 300,000 pesos. 13-month pay, 150,000 pesos. Yan po ang pinaglaban natin. Pera ng consumer na kung saan inubos ng management. Ngayon, ang savings namin before 2018, may savings ang Ormeco ng almost 300 million pesos. Ngayon, tanungin nyo, negative, ubos, mismanaged. Yan ang problema po. Ginagatasan ng ating Ormeco. Ginagatasan. Sino apektado? Tayo. System loss, 13 to 15%. Tayo nagbabayad. Ang mga generator, ginagatasan din nila. Pagpasa ng mga gasolina, krudo, tinataasan nila ang presyo. Ultimo isang beses, ang presyo sa market, 35 pesos. Pero ang bill ng mga planta, 50 pesos. Yan po ang pinaglaban natin. Pero data po at tayo po ay pinaglaban natin ang Ormeco na politika po tayo. Dahil kampi-kampi po sa kasama ng politiko. Dahil ating general manager dati ay isang politiko. Yan po ang naging problema natin. Pag walang boses ang tao, asahan niyo po, ang Oriental Mindoro, uunlad man, pero babagal. Marami mamamatay, marami magkakasakit, marami nagugutom. Ngayong panahon pa lang na ito, marami na rin nagugutom. At tayo po ay apektado, tataas po ng piso kada taon ang ating kuryente. Doon ako nalulungkot. Paano tayo papasukan ng investor? Paano tayo papasukan? Imagine niyo po, ang ating National Power Corporation, nagtaas na naman. Meron tayong DOE Secretary, kailangan alagaan niya po ang ating kuryente dito sa Ormeco. Yun lang at maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Ngayon naman, pakinggan natin ang katanungan ni Ma'am Joanna para kay Sir Mario Florin Condia. Mr. Florin Condia, kasama sa plataforma niyo ay wala kahit isang OFW na taga Mindoro na maaabuso, masasaktan at maaapi. Papaano niyo po gagawin ito gayong sila ay employed sa ibang bansa? Okay. Katulad po nung sinabi ko po sa inyo kanina, marami pong OFW ang minamaltrato po, sinasaktan, nire-rape ang ating pong isinalba. Kaya pag-iibayuhin po natin ang ating pong mga OFW na huwag pong mas sumapit sa ganyan pong sitwasyon. Kapag ako po ay naging congressman, yan po ang ating tututukan na lahat ng OFW, kukunin ko po yung lahat ng listahan, imamonitor po natin, susubaybayan po natin para malaman natin ang kanila pong katayuan. At pag nagka-problema po, agad po tayo makikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, ganun din po sa DOLE, upang sa ganon ay masubaybayan po natin. Pero ang inahangad po natin para po doon sa ating mga OFW na sa middle, Middle East, katulad ng Saudi Arabia, na mga babae po na sa nakakaranas ng ganyan po mga sitwasyon, eh ma-encourage po natin na sa pamamagitan po ng mga programa po nating livelihood program, sa pamamagitan po ng iba't iba pong mga dagdag puhunan, sa pag-encourage po na sa kanila na bumalik dito, bibigyan po natin ng seminar tungkol sa kabuhayan upang wag na pong pumunta sa abroad. Kapagkat nalalagay po sa hindi magandang sitwasyon ng ating pong mga kababayang mga OFW. Kaya pag ako po tumamang congressman, aalagaan po natin sila, sisikapin po natin na walang isang OFW na magkakaroon. Kung magkaroon man ng problema, ay ating kagad pong isasalba sa pamamagitan po ng opisina po ng Congressman Mario Florin Condia na 2nd District. Yan po ang ating gagawin po sa ating mga OFW. Marami pa rin po tayong programa sa mga OFW na dapat po nating bigyan ng pansin sapagkat sila po ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Ayon po sa datos ng Department of Finance, isa po sa nagbibigay po ng malaking contribution sa ating ekonomiya ay ang ating po mga OFW. Pero napakarami po nilang suliranin. Isa po sa programa natin, ang OFW na kapag trabaho po ng 10 taon, automatic po, meron po siyang pension kaagad. Ang OFW po na may 3 anak na nagka-college po, pag-aaralin po natin sila ng libre. Pwedeng nurse po ang gagawin po natin, pag-aaralin po sila ng medical courses na
sa bawat barangay po na dapat ay meron pong nurse at saka doktor. Hindi po yung maglalagay po tayo ng ambulansya, dadaling kagad po, samantalang kung tayo po ay may scholar na anak ng OFW na para siyang mga ngasiwa ng medical situation po sa barangay, gagawin po natin yon. So marami po tayong gagawing intervention, marami po tayong gagawin para sa OFW once na tayo po ay nahalal na congressman sa segunda distrito ng Oriental Mindoro. Maraming salamat, sir. Ngayon naman, Ma'am Joanna, ang katanungan niyo po para kay Honorable P.A. Umali. Honorable Alfonso Umali, naniniwala po ba kayo na mahalaga ang political peace o ang pagkakasundo-sundo ng mga nanunungkulan sa pamahalaan sa pag-unlad ng isang lalawigan? Opo. At ako'y naniniwala na dapat talaga pagkasundo-sundo ang mga leaders ng isang lalawigan. But unfortunately, alam niyo, mahirap gawin yan eh. Tayo na nga lang eh. Aapat tayo rito. Magkakalaban pa tayo sa politika. Eh, hindi naman tayo magkakaiba. So, lahat may pagkakataon. Lahat mayroong karapatan na tumakbo. So, hindi naman natin dapat pigilan yon. Pero dito sa ating lalawigan, ako'y natutuwa naman kahit papano. Alam niyo, matagal po ako naging congressman, matagal po ako naging gobernador at ngayon congressman ulit. Pag pinagsama-sama ko yung aking experience, eh talaga pong importante yung magkasama-sama lahat. Pero ang problema kasi ay dapat nagkakaayon-ayon yung ating mga pananaw. Hindi naman pwedeng sabihin mo na ito lang ang gusto ng isang tao. Kailangan nag-uusap-usap, kailangan pinag-uusapan, pinag-aaralan kung anong pwede natin gawin para magkasundo lahat. Hindi naman pwedeng ito ang gusto ko. Di ba? Hindi naman pwede yun. Alam nyo, nakakalungkot nga eh. Sa totoo lang, ay hindi dapat umabot sa ganito, no? Maikwento ko na lang. Ako po ay, personal. Nakapag-ipon po ako ng 1.759 billion nung ako ay umalis. Ang problema ko ay nawala yung 1.759 billion. Hindi ko po malaman kung bakit. Pasok po nung aking, hindi naman katunggali ko siya. Pagpasok po nung ating upo, eh bakit baga gustong mangutang agad ng 2.5 billion. So kaya hindi pumayag yung mga sanggunian. Kaya sila'y umayaw. Kaya iniwan nila. Eh yun lang ang question. Sabi ko nga, sagutin na lang yung mga yung mga issue. Ang unang sabi, wala raw akong iniwan. Eh paano nga? Napilitan ako ilabas yung audited financial report na meron. 1.759 billion. Ang sabi, ibinayad daw sa utang. Sus Maria, meron din ako, hindi naman tayo pinakita ko na meron savings at walang utang. Nung uli sinabi, ibinalik daw doon sa National Treasury. So, ang hirap kong gano'n. Kailangan malaman ng tao talaga yung totoo. Parang sa gano'n, talagang ang dali naman magkayos-ayos eh. Kung makikipag-ano lang, makikipag-usap. Alright, maraming salamat at nakita natin kung paano hinarap at sinagot ng mga kandidato ang mga katanungan ng kanilang mga katunggali. Bago po matapos ang ating programa ay magbibigay ang no holds barred ng pahayag na kanilang dudugtungan at tatapusin ng mga kandidato base sa kanilang karanasan, paniniwala at prinsipyo. Tutok lang po kayo at magbabalik po kami. As a nation rich in history and struggle for freedom and democracy, our country becomes stronger when citizens of all ages, backgrounds, sectors, and groups participate from registration to education and to voting, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Filipino citizens, it is crucial to understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, or the right to suffrage,
Registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter. In the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country. Suffrage is the right and obligation of the Filipino. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has a right of equal access to public service in this country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent pre-voting procedures. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step towards empowering our societies and communities to be part of the change we want to see in our country. Understanding our right to vote is the first requirement to becoming an effective, living elector. Kayo po ay patuloy pa rin nakatutok sa special episode ng No Holds Barred, ang BOTO Mindoro Tapatan 2022 Second District Congressional Candidates Forum. At dadako na tayo sa huling parte ng Tapatan. May isang minuto ang ating mga kandidato upang tapusin ang pahayag na aming ibibigay. Maaring base ito sa kanilang karanasan, prinsipyo at plataforma. At ito po ang inyong dudugtungan. Ako si, pangalan nyo, kumakandidato bilang at ipinagmamalaki ko na. Okay po, ako si, kumakandidato bilang at ipinagmamalaki ko na. Ang una magdudugtong ng kanyang statement ay si Mr. Anthony Yap. Sir? Bago ko simulan po yan, ano po? Ako po yung nagpapasalamat sa ating No Hold Bars at sa ating open forum. At nang dahil sa inyo po, bakit 1 minute na lang yun? Sir, please proceed to sa aling dugtungan na, sir. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito po ay nag-grow po ang aking kaalaman. At lalo po tayong pag-iigihan po itong ating ginagawa. At salamat din po sa ating mga kasama. Dahil kung hindi dahil sa kanila po at ay wala po tayo dito. Ako po si Anthony Yap, kumakandidato bilang congressman, representative ng Segunda Distrito at ipinagmamalaki ko po sa aking sarili na ako po ay may pagmamahal sa ating Segunda Distrito. Dahil kung wala po tayong pagmamahal, wala po tayo dito. Sa nangyari po sa nakalipas na 10 taon, 12 taon, nung mula tayo ay lumaban noong 2010, marami po tayo nakitang problema na hindi na-resolba noong panahon ng 2010, umabot pa ng 12 taon, hindi pa rin po na-resolba ang pagpapaunlad sa buhay ng mamayang Mindoreño. Alam niyo po, tayo po ay gagawa ng lahat ng hakbangin para mapaunlad ang bawat Mindoreño. Yun lang at maraming salamat po sa inyong lahat. At susunod naman po ay si Sir Mario. Hello, please allow me to express my appreciation and gratitude for the organizer of this kind of forum. Ako si Mario San Juan Florancondia, number one sa balota, kumakandidato bilang congressman. At ipinagmamalaki ko yung lahat po ng nabanggit ko po sa inyo kanina kung bakit at anong dahilan kung bakit po ako tumakbo katulad ng pagtulong sa OFW, pagtulong po sa ating mga senior citizen, mga PWD, at lahat po ng ipapang sektor na natulungan natin nung ako ay media hanggang sa kasalukuyan. At isa rin po sa pinagmamalaki ko, nandito po si Governor, saksi po siya, yung pagdodonate po ng 5,000 square meter na lupa na ngayon po ay kinatatayuan po ng Oriental Mindoro Central District Hospital. Ganun din po yung 1,000 square meter na kinatatayuan po ng substation
ng Papandayan. Dito po sa Papandayan, isa rin po yan sa akin pong pinagmamalaking liban doon po sa nabanggit ko po kanina na mga naginawa ko po bilang media. Maraming salamat po sa organizer. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir. At ngayon naman po, pakinggan natin si Honorable Umali. Ako si Alfonso Umali Jr. Kumakandidato bilang kongresista. Pinagmamalaki ko na may dalawa ako. Alam ko namang matatapos din ito. No? Hindi naman habang panahon tayo nandito. Pero ako'y naniniwala sa dalawang panuntunan. Dalawa. Una, ako'y naniniwala na the people you will meet on your way up are the same people you will meet on your way down. Kaya dapat, hindi tayo dapat manapak ng ating mga kadaanan. Pangalawa, ako'y naniniwala na it is good to be important, but it is more important to be good. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat, Honorable Umali. At ngayon po ay si Ms. Joanna ang magbibigay ng kanyang pahayag. Ako, si Joanna Valencia, kandidato bilang kongresista o representative ng 2nd District of Oriental Mindoro. At ipinagmamalaki ko, ako po ay may angkop na katalino. Pinagmamalaki ko na ako po ay may angkop na katalinuhan. Can you stop the clock? Okay, can I repeat from the start? Ako si Joanna Valencia, kumakandidato bilang kongresista at representative sa 2nd District ng Oriental Mindoro, at ipinagmamalaki ko po na ako po ay may angkin kakayahan at katalinuhan para maging susunod na congresswoman ng 2nd Distrito. Subukan naman po natin ang babae. Dahil ang babae po, iba po mag-alaga. Ang babae po, malambing. At si Joanna Valencia po ay mapagmahal. Subukan naman po natin ang babae. Magsama-sama po tayo, baguhin na po nating lahat. Alam niyo po, importante po sa isang leader na merong vision para po sa ating distrito. At si Joanna Valencia po ay maraming vision na kanya pong tutuparin pag siya po ay congresswoman na ng 2nd Distrito. Tayo po ay magsama-sama at magtulungan para po sa tunay na pagbabago ng 2nd Distrito. Maraming salamat po. Okay, marami pong salamat sa ating mga kandidato na nagbigay ng kanilang mga pahayag. Bago po magtapos ang ating programa, magkakaroon po tayo ng Peace Covenant signing. Ito po ay bilang isang integrity pledge for free, orderly, honest, peaceful, and credible election. At hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang ating integrity pledge. I signed this integrity pledge for free, orderly, honest, peaceful, and credible election, and through my words and actions, commit to abide by the tenets of our Constitution, election laws, rules, and regulations, respecting the sanctity of our electoral exercise. I will not employ any form of violence, force, or threat that may impair, impede, or unduly influence the free exercise of the people's right of suffrage. I will not offer or give bribes or gifts to corrupt the integrity of the democratic process. Thus, I manifest my strong commitment for honest and peaceful election. Base po sa last name ang order po ng ating pagperma. Mauuna po si Mr. Mario Floren Conja. At susundan naman po nina Honorable Alfonso P. E. Umali Jr., Miss Joanna P. Valencia, at ni Sir Anthony Yap. Okay, Sir Mario.
Susunod po si Honorable P.A. Umali. Maraming salamat po, Sir Mario. Okay, susundan po ni Miss Joanna. At si Sir Anthony Yap po. Okay, so muli, maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi, ang mga kumakandidato bilang congressman ng 2nd District ng Oriental Mindoro, Mr. Mario Florecon Dia, Mr. Alfonso P.A. Umali Jr., Ms. Joanna P. Valencia, at si Mr. Anthony Yap. Mga kababayan, ito ang Boto Mindoro. Tapatan 2022, the No Holds Barred 2nd District Congressional Candidate Forum. Magbabalik po kami. Ma'am, good luck and God bless you. Stay beautiful, ma'am. As a nation rich in history and struggle for freedom and democracy, our country becomes stronger when citizens of all ages, backgrounds, sectors and groups participate from registration to education and to voting, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Filipino citizens, it is crucial that we understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, or the right to suffrage, registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter. In the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country. Suffrage is the right of all nations. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has a right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has a right of equal access to public service in this country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and general elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret by re-voting. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step towards empowering our societies and communities to be part of the change we want to see in our country. Understand that our right to vote is the first requirement to becoming an effective, thinking electorate. Yes,
At narito pa rin ang No Holds Barred Special Episode para sa Tapatan 2022. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa matap na pagsagot sa mga tanong ng bayan. Hangad namin ang inyong tagumpay ng sinumang palarin at pagtiwalaan ng mga taga-ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. At sa ating mga manunood, nawa po ay maging instrumento ang programang ito upang matulungan kayong magdesisyon kung sino ang nararapat na maging kongresista sa ikalawang distrito. Sagrado po ang boto natin at sana po ay pangalagaan natin ito. Bukas, April 21, Webes, ay muli ninyo kaming samahan para sa isa na namang edisyon ng BOTO Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred First District Congressional Candidates Forum. Matapang nahaharap sa tanong ng bayan sina Mr. Alvaro E. Eduardo, Honorable Mark N. Marcos, at Honorable Arnan C. Panaligan. Yan po ay abangan ninyo ganap na ika-anim ng gabi sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Kalapan Cable Channel 8, at 104.1 Spirit FM at Kalahi 101.7 DWRX. Abangan din po ninyo ang Vice Gubernatorial Candidates Forum sa April 22 na iahatid po sa inyo ng live ng No Holds Barred at Kalapan Cable. At bago po tayo magtapos, nais naming pasalamatan ang DWCC administrators headed by the DWCC President and the Executive Producer of No Holds Barred Special Edition, Father Crispin A. Cordero, SVD, Kalapan Cable sa pamumuno ni Mr. Sean Lenihan, 104.1 Spirit FM sa pangunguna ni Father Simple Bongkin, Kalahi 101.7 DWXRX FM headed by Mr. Jester M. Joaquin, at binabati ko po ang aking mag-aama, si Chris Bell, si Ching at si Sir Tuper. Ayan, pinasasalamatan din po namin ang PNP sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Anthony J. Ramos, kay Sir Resty Consigo ng PPCRB, sa ating Legal Counsel Attorney Pepito Martel, sa COMELEC Regional Election Director at Provincial Election Supervisor, DWCC Student Council, DWCC Student Affairs Office, DWCC Community Extension Service, and of course, the DWCC Gazette. Pinapasalamatan din natin ang DWCC Canteen, ang DWCC Information System and Services Office with the team Mr. Paeng Manahan, Sir Ian Chester Bay, Sir Brandon Gazar, and Ms. Denise Tugas. Ganun din po sa ating mga cameraman na si Sir Ronald Evera, Sir Rick Aguilar Jr., Sir Bobby Gallardo, Sir Mac Topasi, and Sir Carl Abe Barcelona. Ganun din po sa ating website. At sa No Holds Barred Creative and Production Committee, Ms. Vina Mingi, Tiffany Kate Bahado, Mon Andre Dalisay, Jedaya Dipasupil, Cheska Natalie Ibon, Mary Catherine Pastor, at Tanya Eunice Daniel Ilagan. Headed by Ms. Arlene Maramot, Program Director, Mr. Henry Lasquite, Technical Director, and Ms. Claudette G. Sim, Executive in Charge of Production. Siyempre, mabilisan lang. Happy viewing, Mama Judy, Ate Jane, Janine Winston, Hero Hiro, Baby Heya, Tito Russell, Tito Lewi, Jay, at sa lahat ng Tagalooban ng San Vicente East. And happy birthday kay Ms. Donilyn Malapitan. Yes, maraming salamat din sa ating sector, sa screening team members na nakasama natin ngayong gabi. Of course, binabati ko ang aking may bahay, Dada, aking mga anak, LJ, LA Way, Nanay Aida, at sa lahat po ng mga gustong magpabati. Maraming salamat for joining us tonight. Nais ko lamang po magpasalamat din sa mga kaibigan kong nanonood pa din at nagpapakita pa rin ng suporta. Happy birthday sa isa kong kaibigan, Harvey Bonkin. Sana'y mapanood mo to. Maraming salamat. Happy birthday. Yes, at syempre maraming salamat Ate Amy at kay Ma'am Honey Sela Batayo para sa aming makeup ni Ma'am Bebot ngayong gabi. At mga kaibigan, ito ang programa kung saan pinagtutunan ng pansin ang pinag-uusapan ng bayan. Ako si Hans Johnson Dimaala. At bawat tanong sa isipan, hinahanapan ng kasagutan. Ako si Mika Sichung. Bawat problema, sinusolusyonan. Ako si Julian Alessandra Lugmao. Magandang gabi, Second District ng Oriental Mindoro. Ako si Carl Brian Chavez. Walang dapat itago. Ako naman si Wendell S. Gaspan III.
At ako naman, si Ma'am Belinda Cliofe, dahil sa pagtugklas ng katotohanan, dapat no holds barred! Parang